Laging kukupkupin mga gunitang sa atin nakarating, bayan pukawin sa diwa't damdamin. Pangarap ng kahapon ating tuparin, mabubuting bagay sisikapin sa liksikin. Mga aral na kahapon susulatin, malayong kahapon sisikapin panglibutin. Nalalaman atin pang payayabungin, salam sa kaibig-ibig mong layunin. Padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapon na marinig ng ngayon at ng bukas na darating. Luwid ka mananalaysay sa iyong papel, turuan mga kababayan na daigin. Agam-agam sa sarili tangal papag-alabin, bayan ng kabutihan, landasin. Mula si tangkay hanggang mabulis, hilig sa nakaraan payabungin. At kung marating may pagtatanggol sarili ng may lalim. Salam sa kaibig-ibig mong layunin. Padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapong nagnanais na marinig ng ngayon at ng bukas na darating. Kapisanan, kasaysayan, Pilipinas. Hindi po ako makapaniwala na, by the way, ako po pala si Xiao Chu, isang public historian. Welcome to Kasaysayan, Kaysaya! Ayan. Alam nyo, hindi po ako makapaniwala na ito na po yung pangalawang Pasko ng Kasaysayan, Kaysaya.
nakakatuwa naman, mga kaibigan. Sobra-sobrang salamat po sa Vibal Group. Siyempre po sa ating boss, Gaspar Vibal. Oh, Christine Mandigma, sa ating marketing head, Rio Brihino Lim. No? At siyempre ang ating mga laging kasama, si Millicent Dalhog at si Tupe Bangas. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay sa atin ng pagkakataon hanggang ngayon. Imagine na, kailang episode na tayo, kahit every 2 weeks lang tayo, no? Eh, magkasama po tayo at patuloy po tayo nagka-ano. Ngayon po, yung Christmas special natin, kasi po, gusto yatang magbakasyon ni Natupe, ano? Kaya, yung pong ating kasaysayan kay Saya, isang episode lang po ngayong December. At okay lang po yan, magpahinga po tayo. No? Pero syempre, babalik tayo sa Enero, bagong taon, hopefully, kung hindi pa po tayo nasisiba, no? Lagi kong binibiro yan si Tope. O, darating tayo dyan, pero hindi pa sana ngayon. Di ba? O, ngayon. Eto na po, ano? Siyempre, pinapasalamatan natin yung mga dating naging bahagi ng ating programa. Cherry Vera Gatos, si Daniel Antumbali, no? At siyempre, yung ating founder ng Kasaysayan Kay Saya, the creator of Kasaysayan Kay Saya, Paul Baloha. Maraming salamat sa iyo. Okay? So, ang topic ko natin Kapaskuhan. Christmas. No? Hindi po yan ang topic natin. Pero, Christmas special po na may tuturing. Napaka-special po sapagkat ang pag-uusapan natin, actually, naging favorite topic ko siya in all fairness. Ano? Dahil recently, nagpunta nga ako sa kanilang museo. You know, the effect of that museum to me, no? Yung museo ng Muntinlupa, ay napakatindi. Sapagkat dahil dito, parang napukaw ako na maging interesado sa kasaysayan ng Muntinlupa. At syempre, nakilala din natin isa sa ating mga guests natin. Surprise guest po, no? Na nandito ngayon. Talagang lalo ako naging interesado dito sa kasaysayan ng lungsod ng Muntinlupa. Iko-connect ko yan sa Kapaskuhan. Kapaskuhan ba? Ay, hindi pala siya Christmas song. Di ba may kanta si Celeste Legaspi? Mamang sorbetero. Diba? Batang munti, sa'yo'y naghihintay. Ano yung batang munti? Di bata, galing sa Muntinlupa. Diba? Hindi pala Christmas song. Iniisip ko Christmas song siya. Anyway, siyempre, kapag nakikita natin yung mga central business districts, no, tulad ng Ayala sa Makati. Ayala, Makati, no? Ayala. And then of course, nandiyan yung tinatawag natin na Araneta Center, di ba? O yung tinatawag natin na North of Manila o yung NOMA, the North EDSA na tinatawag natin. CBD, Central Business District. Di ba? Kapag Kapaskuhan, yan ang mga masasarap puntahan eh. Yan ang mga masasarap, napakasarap puntahan mga kaibigan. Nafe-feel mo talaga Pasko, lalo na ngayon, gusto natin na makawala na sa lockdowns and all of that, no? Again, mag-ingat po tayo, pero yes, let's enjoy Christmas, let's enjoy with of course safe distancing and all of that, ano, and lahat ng mga safety protocols natin, but let's enjoy, no, let's enjoy, let's be with friends and, you know, going to these CBDs, di ba, kasama na dyan yung of course alam natin yung Ayala Alabang. Diba? Central Business District. Talagang pinupuntahan yan, yung Festival Super Mall. Naku. At yung bahagi na yan, makulay ang Pasko. No? Diyan sa lungsod ng Muntinlupa. No? Kaya, ikinonect ako na sa Christmas. Ha? At para tulungan tayo na mapag-usapan ang paksang ito, kumuha ako ng co-host na hindi taga Muntinlupa. Diba? Bakit? Para siyempre may rounding makinabang sa ating discussion at may matutuhan din, 'di ba? At siyempre, 'yun din makikita natin. Ano bang pananaw ng mga tagalabas ng Muntinlupa? Oh? Sa Muntinlupa. 'Di ba? Kaya kinuha ko po ang isang kilala po natin noon pa na isang educator, naging tour coordinator po siya. At siya po ay ngayon ay araling panlipunan teacher 1 ng Dasmariñas Integrated High School. Oh, wala pong iba kundi si Binibining Roma Miranda. Roma, makasaysayang gabi sa inyo.
Hello, maganda at makasaysayang gabi sa inyo, Sir Shao, at sa lahat ng mga nanonood. Magandang gabi. Maraming salamat. Maganda ka pa po sa gabi, no? Hindi bimo 'yon, hindi bimo. Maganda ka pa sa gabi. Pero siguro yung unang katanungan ko sa iyo, Roma, no? Una, basically ang topic nga natin ay ang muntin lupa, no? Ang tanong ko sa iyo, ano ang pumapasok sa isip mo kapag naririnig mo, parang si Juni Gamboa yun. Anong pumapasok sa isip natin kapag nababanggit ang pangalang Jose Rizal? Anong pumapasok sa isip mo kapag naririnig mo ang salitang muntin lupa? Okay. Siyempre, nung unang mga bata-bata ko, Sir Shao, no, pag sinabi muntin lupa, from the word munting lupa, so feeling ko ibig sabihin nun ay maliit na lupa or parang small vicinity, most small yeah. city siya no, before. Pero parang through the years, syempre nagkaroon tayo ng mga pag-aaral sa kasaysayan, naging nag-tour din tayo around the Muntin Lupa City. Oh, so, talaga? Parang, ano yung mga ako, companies ba ang tinuha mo dyan? Nung tour coordinator ka? Ano po, pinunta namin si Mayor Fresnedi before at saka si saka yung FDA, yung mga ganyang ano po. Nakapunta rin kami dun sa Sunken Garden. Sunken Garden, oo. Mamaya, pakwento natin kung ano yan. Pero, nakakatuwa yung sinabi mo, pinupunta niyo yung mga mayor. Diba? Kasi mm-hmm. diba, there was a time na kami rin, nag-field trip, tapos governance ang ano, diba dati may magpa-Philippine government and constitution. Yes. Philippine government and constitution. Tapos ang kanilang topic, syempre dahil gusto nilang governance yun, bisitahin yung mga city hall. Tapos talaga lalabas yung mayor. Yes. Yung mayor. Kaya ayan no, so ibig sabihin na-meet mo na si Mayor Fresnedi. Opo, na-meet ko na siya. Yun ang kagandahan Sir Shao ng ano no, ng yung K-12 na merong local history. Magsisimula siya sa grade 1 sa community. Tapos palaki ng palaki. Kaya kumbaga, bata pa lang sila elementary, pinapakilala na sa kanila yung mayor, ano yung mga solusyon na binibigay ni mayor, ano yung mga trabaho ni mayor, ganyan. Para, yes, makita ng mga bata kung sino ba itong mga tao na ito at bakit sila mahalaga sa buhay natin, sa community. Oo, yun. Salamat, Roma. No? So yun, ito, shoutout lang kay Mayor Fresnedi no, dahil ako ay nabigyan no, na napirmahan niya itong aklat ng Centennial ng Muntin Lupa no, kaya ipapadala ko rin ito doon sa isang kilala ko no, na mamaya makikilala niyo rin no, para mapirmahan niya rin ito kasi mga makasaysayang Muntin Lupeño ito eh. Oh, anyway, before I call our guests no, tanong ko lang tulad niyan ano, you talked about ano, nakapunta ka sa Muntin. Anong impression mo sa Muntin Lupa as a city? Ano, sir, ano na kasi siya since NCR siya. So parang nakilala ko na yung Muntin Lupa doon sa Alabang nila, sa yung pinaka center ng city kung saan nandoon lahat ng mga shopping malls, syempre, at saka yung mga malalaki yung mga institutions talaga nila, like yung Bureau of Fire nandoon, yung FDA nandoon. So, kumbaga, ano na siya, developed city na talaga siya. Na malapit lang, kalapit bahay lang ng probinsya ng Cavite. Ah, kasi ikaw taga Cavite ka, das Marinas ka pala, no? Oo, hindi. Nakakatuwa yan kasi mas bata ka naman sa akin ng Dihamak, ano? Roma. Nakakaloka yan kasi naabutan ko ang Ayala Alabang na hindi pa ganun karami yung establishmento. Maunlad na, nandun na yung festival. Pero marami pang lupa. So, eh ngayon, talaga makita mo, ang dami na rin establishments. No? Talagang happy place na siya. No? Pagdating sa commerce. So, salamat dyan. Ano? Now, the second question is, kasi we're doing this in connection also with the Museo ng Muntin Lupa. No, now, I don't know if you've been there, pero para sa iyo bilang isang tour coordinator, ano sa iyo ang ano sa iyo yung description ng isang magandang museo o ng isang museo na kaaya-aya sa mga dinadala mong mga bata noon?
Yes, kasi for 2 years po, medyo nakagala tayo ng konti sa iba't ibang museum sa Luzon. No? So, para sa akin, syempre, una yung pinakamahalaga doon ay yung research behind the history of the city. Kasi syempre, yung content naman talaga kung bakit tayo magpuput up ng museum, yun yung pinakabasehan. Kung bakit natin siya gustong ikwento sa mga kababayan natin, di ba? AP teacher so, ka talaga. Yes, hinahanap mo yung story, narrative, yes. Accuracy, no? Ano pa? Yes, and accuracy. Pangalawa po, na isa sa mga pinakamahalagang bagay sa isang museum ay yung visual and audio and visual effects, of course. Audio kasi, and visual effects. Yes. Kasi syempre, di ba, parang kaya nga tayo nag-put up ng museum kasi we want to relive the memories, di ba? We want to relive the story na meron ang isang municipality or isang bayan or isang bansa. Kaya panalo dyan yung National Museum o mga National Museums natin, National Museum o Planetarium, ganyan. Yes, kasi oh. Sobrang ano ang ganda ng ano visual nila, visual effects nila dun sa museum. So mahalaga yon sa pagpapakita, pagkukwento para makita ng mga bata o ng mga viewers natin kung how was it like before. Kasi syempre ngayon, alam natin ma-building dito sa Muntinlupa eh. Correct. Pero before ba, what was it like? Ay, ganda. So yung parang sense of the change and development of place. Yes. Diba? Makita mo sa isang local museum. Wow. Okay. Visual. Sir, yung tour guides, yung museum tour guides, kasi sila talaga yung bumubuhay sa mga visual effects nila. Corrected by. Diba? Kasi kung titingnan lang natin siya, wala eh. Pero ang bumubuhay dyan yung mga tour guides natin, yung mga tour, yung mga tour guides natin dun sa museum. So, pang-apat ko is yung engagement. Kapag yung mga displays natin ay nahawakan, syempre yung mga bata, hindi nyo naman nasisikip lang na, kumbaga masasabi sa mga maliliit na bata na, uy, huwag kayo maghawak, ganyan-ganyan. Pero kung ang museum ay may mga displays na pwede nilang hawakan, diba, it offers them more discovery. Which right. is, nakita ko sa Museo ng Muntinlupa, although hindi pa po ako nakakapunta talaga doon. Pero nag-review na ako ng mga, yung mga... Reviews. Yes, reviews ng doon sa... Nag-review ka na ng reviews. Hindi mo kasi kami natuloy before. Pero kahit wala yung engagement, kahit wala yung mga engaging activities na yon, ang bubuhay talaga doon ay yung mga tour guides. Kasi, for example, okay. yung Museo ng Bataan na napuntahan namin before, it's a very humble and simple museum. Pero yung mga speakers doon ay mga veterans, World War veterans. So, grabe, yun pa lang, buo na yung araw mo, di ba? So, yun. So, yung mga mahalagang bagay. And, of course, yung... lighting and lighting at saka yung flow ng air, syempre ventilation, right. syempre importante yan para mas maging comfortable yung ating mga viewers. So ayun, sana makapunta po ako ng Museo ng Muntinlupa. Abalitaan kita kapag nagbukas na sila ulit for the public, no? Yes. Oo. Ginagamit pa yatang bakunahan yung theater nila eh. Oh. And anyway, ito pa no, parking. Yan, kailangan yung parking. Parking, anyway, yes. Di ba? Oh, so we talked about your impression of Muntinlupa as a very progressive city. Pero for many years ang Muntinlupa ay bilibid. Yes. Di ba? For about 100 years, bilibid ang impression pag Muntinlupa eh. Tagaloob ka ba? Oh, connotation. Oh, parang taga-Muntinlupa ako. Taga-loob o taga-labas? Loob at labas, di ba? Yung loob na prison pala, no? And then, of course, yung tinatawag natin na ngayon, ang tawag nila yung the South. Di ba? Yung Las Piñas, Muntinlupa, di ba? Kapag kagaling ka sa North, parang ano na yan, Parview na yan, Parview. Parview. Kasi may Fairview, may Parview, ano? So, all of these things, no, ay pag-uusapan natin ngayon sa tulong ng ating mga ano, kasi ang tinitingnan natin dito, ano pa ang meron sa Muntinlupa? Liban sa Bilibid, liban sa Festival Super Mall, 'di ba? Sa Pilinbest
No? Ano yung saysay ng Muntinlupa? So, meron tayong, dahil ikaw, ako eh, in-adjust ko sa iyo, Roma, ha, ang ating topic eh. Sabi ko, lakbay aral sa saysay ng munti. No? Kaya tinatawagan ko po ang ating mga kaibigan dito na kasama natin sa pagsasaysay nitong ating gagawin. Una sa lahat, tinatawagan ko po si Master Teacher Juan ng Bayanan Elementary School, Maine, Ginoong Edsel B. Basilia. Makasaysayang gabi, Edsel. Maraming salamat, Sir Chow, for the invite. Oo, napakaan nito. Kinakabahan ako sa iyo eh. Ah, okay lang yan. Kaya mo yan, kwentuhan lang tayo. Salamat, Sir Edsel, no? Mamaya, pag-usapan natin ano ba yung journey ninyo dito sa kasaysayan ng Muntinlupa. Of course, okay. I respect this very young historian, the next speaker. Siya'y faculty ng High School Unit, St. Scholastica's College, Manila. Ako yata yung kinakabahan. Ano? Nandito po si Ginoong Michael Angelo Tabuyan. Mike? Hello po, Sir Shaw. Magandang gabi po. Sir Edsel, magandang gabi. Miss Miranda, magandang gabi po. Maraming salamat po, Sir Shaw, sa pag-iimita po sa amin. It's a really surreal and great honor to be with you po tonight and discussing the local history of our town. Mas surreal kasi yung ating hindi in-announce na special and surprise guest ay nandito rin. No? Former mayor of Muntinlupa City, si Mr. Ignacio Toting Bunye. Makasaysayang gabi, Sir Toting. Good evening sa inyong lahat. Maraming salamat at na-imbitan niyo ako dito sa inyong forum. At it's a very interesting topic for me kasi dyan ako lumaki sa Muntinlupa. So I look forward to a very interesting discussion ngayong gabi. Ay, salamat po. Talagang bahagi talaga. Ang inyong ama ay bahagi ng kwentong ito. Mamaya baka mabalikan natin. And of course, yung ginawa ninyo mismo. No? By the way, baka rin hindi natin masyadong i-elaborate yon kasi na gawa na natin in a previous episode, no, yung kwento ni Sir Toting Bunye na isa po, italagang siya po ang tinuturing ng marami na ang alkalde na nagdala po sa pagkalungsod sa Muntinlupa. No, talagang siya, kumbaga, siyang kinikilala talagang nagpaunlad mula nung post-EDSA sa revolution, no, siya ang nag-modernize ng pamamahala sa Muntinlupa at talagang nahalina ang maraming mga negosyo at nagpuntahan sa Muntinlupa. And bago siya umalis sa pwesto, ay naging lungsod ang Muntinlupa. So Sir Toting, malaking karangalan po. Ang inyo lamang presensya eh, talagang kinikilabutan at nangingilig ako. Maraming salamat. At pinaunlakan nyo kami. I'm sure natutuwa din yung ating mga historians, no, na kasama natin. Okay, simulan natin ngayon yung ating kwentuhan. Mamaya maririnig natin yung mga reaction ni Sir Toting, no, sa ating pagkakaroon ng diskusyon ngayon. Pero siguro unahin ko si Ed, si tanong ko to kay both Edsel and Mike, ano? Sige, si Roma pala ang naalala ko. Ikaw nakasay. Magandang gabi at makasaysayang gabi, Sir Edsel at Sir Michael. Ayan. Kamusta naman po? Ayan. So, bilang ano, mga historians po, na local historians, no? Bilang teacher din kasi ng Araling Panlipunan, mahalaga ngayon yung pagkakaroon ng local history kasi ilan pa lang, parang ang hirap kasing i-research nung local history. Kasi naranasan po namin yun nung kami ay nag-aaral pa lang. So ngayon, ang tanong po sa inyo, paano po kayo nahilig dun sa pananaliksik ng local history ng Muntinlupa? Ano po yung parang, bakit local history ng Muntinlupa yung inyong dine-develop or nire-research kaysa sa national history. So, unahin po siguro. Nagpapatama ka naman. Kasi mahalaga rin po yun. Mahirap po kasing hanapin yun sa totoo lang yung mga local history. No? So, unahin po siguro natin si Sir Edsel. Okay, sige. Okay. So, kasi 2010,
naging teacher ako ng Bayanan Elementary School, Maine. No, at that time, nag-start na rin ako ng masterado ko sa Universidad ng Pilipinas ng Kasaysayan. So, ang una kong project noon is isulat yung school history ng Bayanan Elementary School, Maine. Kasi ang Bayanan Elementary School, Maine ay isa sa mga eskwelahan na naitayo sa panahon pa ng mga Amerikano. So, naging bahagi siya talaga ng aking thesis masterado. So then, after that, sabi ko, bakit hindi ko na lang palawigin siya, no? Hindi ko na lang siya palakihin. Hanggang nga sa naisulat ko yung aking thesis na tungkol sa kasaysayan ng mga naunang paaralang elementarya sa Muntinlupa, no? From 1905 to 1941. So, ako ay taga-Albay, no? So, migrant ako dito. Pero, alam nyo naman na kumbaga na nabigyan tayo ng pagkakataon dito sa Muntinlupa, kumbaga yung bayan ay mapagkupkup, mapagkalinga. So, isasaan pa natin yan. Wow. Marami mang paksa sa kasaysayan, pero doon na tayo sa mas malapit sa atin. Nagbibigay ng pagkain sa atin, nagbibigay ng kumbaga konting karangyaan, eh bakit pa lalayo ka pa doon? No? So yun na nga ang ngayon ang aking dissertation proposal ay yung ano yung Muntinlupa naman Muntinlupa from Spanish pueblo to American town from wow. 1869 to 1918. So yun yung ano yun yung tinitingnan ko ngayon na hinahanapan ng mga dokumento halos katatapos ko lang sa klase ko kay Dr. Christopher Esquejo at isa sa ang final paper ko sa kanya ngayon ay tungkol sa kolonyalismong Amerikano sa Muntinlupa from 1899 to 1918. So, sa palagay ko, makakatulong yan sa papel. So, yun nga, ang pagsasalaysay ng lokalidad ay napakahalaga. Kaya nga, isa pa, last na lang. Isang project ko sa Department of Education, NCR, natanggap yung papel ko at natapos ko naman for Basic Education Research Fund, contextualizing local history sa curriculum ng grade 2 and grade 3. So ibig sabihin noon, ginagawa ng paraan natin na magkaroon talaga ng local history materials ang Department of Education. And project din 'yan ng mga ilan sa mga historiador ng NCR, nagawa ng localized historical material para maipasok sa DepEd curriculum. Sana magtuloy-tuloy. Pero gusto ko lang mag-follow up na question. Yung skills mo na yan dahil Spanish period ng iyong nag-aral ka, nagsumikap ka mag-aral ng wikang Espanyol, ano? Makapagbasa ng Spanish. Yung basic sir, syempre yes. Naman. Language proficiency tayo. Kahit naman paano, meron tayong yes. Oh, malaki 'yon. Gusto kong i-emphasize 'to kasi ngayon nakikita nyo doon sa question natin, nakikita nyo yung hindi lang yung information about Muntinlupa, pero yung kung paano ba namin tinitignan, hinahanap yung mga documents na 'yan, lalo sa local history kasi madali makita yung mga tukol kay Bonifacio, daming naisulat din about him, 'di ba? At iba pa, pero yung local history, 'di ba? Roma, talagang mahirap, okay. No? And ang una pa lang tinawag sa local history noon, ay nearby history. Actually, mas ano yun eh, mas parang appropriate, di ba, Edsel? Kasi kung titignan mo yung local history, kahit Philippine history, national, is local history din yan eh. Yes. Diba? Pero yung nearby history, yun mas specific yun. Di ba? Na malapit lang. Yung kung ano yung immediate vicinity. Okay, sige, kay Michael naman. Mike. Siguro sir, kasi interesante ako sa kasaysayan ng Muntinlupa. Dahil pinanganak po ko dito, though hindi sa present address ko, pero sa sukat, na laging pinapagkakamalang Paranaque, pero talagang sa Muntinlupa, pero Muntinlupa naman talaga. Correct. Yung sukat, malaking part niyan ang Muntinlupa, kasi yung girlfriend ko, ex-girlfriend ko, ay nakatira dyan sa sukat, pero Paranaque part siya. Sana hindi magalit yung mahal ko, no, na inaalala ko. Pero, ang tagal, nag-invest ako na puntahan siya mula UP, ah. Papunta dyan sa sukat. Imagine mo na lang. Oo.
So, yun lang. Okay lang yun. We're friends. Yun nga, sir. Apart from that po, and then lumaki nga po ako dito sa Bilibid, kagaya ni Mayor Toting po, no? Pareho, siguro, hindi ko na naabutan yung Bilibid exactly the way on how Sir Toting na inabot po niya. But nevertheless, the historical sites na nandoon ay naabutan ko pa rin. So doon ako lumaki, doon po ako gumagala. And then kalaunan po, sometime in 2004-2005, nag-release ang city government ng Muntinlupa ng libro tungkol sa kasaysayang lokal po ng bayan namin. Ang author po nito ay si current PHA President Maria Luisa Camagay. Dahil po at that time may mga competition na rin po sa Muntinlupa about history, at kalimitan pinapa-prepare po sa amin ay mga reviewers po, no, about Muntinlupa local history. So unti-unti ko po binasa yung libro ni Dr. Camagay. And then dahil syempre po nandun din yung sense of local pride, kasi yung tinitiran ko nga Bilibid na lagi nami-mistaken as kulungan lang, yet mayaman sa kasaysayan yung aming lugar, ay talaga nakatala po dun sa libro. And then to fast forward po, no, to 2016-17 onwards, nung nag-take na po ako ng MA, ginawa ko po siya kalaunan na research paper sa research class po namin, which eventually po ay after the semester po ay na-present po sa PHA conference ng 2018. Thus, nagsunod-sunod na po yun, nagsunod na po na isa na nag-present na po ako on the recent PHA conference. This time, mas tutok po sa kasaysayan ng Bilibid noong Second World War. In between po noon, doon ko po nakilala si Dr. Edsel, yung mga kapwa din po namin interesante sa kasaysayan local. Shout out po sa kanila, si Jomar Encila ng Taguig and si Sir RB Hernandez ng Parañaque, as well as yung staff po ng Museo ng Muntinlupa, then headed po ni Ma'am Charis Tugade and also her assistant si Miss A. Inyosa. So doon po siguro mas lalong nag-intensify marahil yung terms, especially si sharing po kasi ng kwentuhan namin. So we also share materials about Muntinlupa, and hindi lang din po sa Adela Limited po yun, even other fellow scholars, young scholars and aspiring scholars din po ay nag-share din po sa amin ng info. So for example po, si Sir Wensley Reyes po ng PNU, he also share materials with us. Sina Sir Kirby Alvarez po ng UP History Department, who's also quite specializing in the local history of Malabon, also shares some materials po about Muntinlupa with us. So doon po nang compile po yung yung mga material po, that also hindi na lang po siya interest out of curiosity po sa kasaysayan local, but rather interest to also contribute further dun sa nasimula ni Dr. Camagay. After all po, dun sa preface naman, sinabi naman po niya na hindi ba po kompleto yung ano, yung kasaysayan ng Muntinlupa at marami pang dapat punan. And I think Sir Edsel will also agree na yun din po yung aming layon, right, on if this can be considered a specialization, to specialize on this topic, dahil malaki-laki po ang dapat i-cover pa at dapat maungkat po sa kasaysayan lokal ng Muntinlupa. Galing. Alam mo, ang gusto ko dun sa sinabi mo, in-emphasize mo that no historian is actually an island. Walang researcher na isla. Isla. Anyway, hindi. Kasi ang nakakatawa dito, ang dami-daming mga young researchers, ang lalakas ng loob mga away. Alam mo yon? Ang lalakas ng loob mga away. Dahil nakakita lang sila ng primary source, akala mo, alam na nila lahat. Ito, warning ko sa inyo, ano? Pag hindi kayo mabait, paparusahan kayo ni Jesus. Birthday pa naman niya. Hindi. What I'm saying here is this. You know, if you saw in the story of Mike, na sa totoo lang, kapag ka, yung research is actually also not just about finding documents but connecting with people. Eh. Kasi, you know, hindi mo alam na, yun, tulad yan, yung kaibigan natin sina si Encila, di ba?
tagig yun, tagig historian yun. Pero habang nagre-research siya, may nakikita siya tungkol sa Putilop. Ay, di sasabihin niya sa inyo ngayon. Diba? So, yung sinasabi natin na let us create and foster an atmosphere. Kasi nung unang panahon, nag-aaway yung mga historiador. Diba? Nag-aanuhan sila, nagtitirahan sila. You know, we can disagree eh. Respectfully, but we can still maintain friendships and those networks actually, ano yan eh, minsan kasi, tandaan nyo itong mabuti, no? Being a historian, sometimes it's not just about this. Eh. It's about access. Access. Remember that word, access. Diba? At pag wala kang people skills, mahihirapan ka. Mahihirapan ka. Kasi pag wala kang people skills, nagsasarado yung mga pintuan. Oh? Mahalagang insight ito. Now, continuing your story, ano? Ang ating kasing we're also doing this in conjunction with the museum kasi we want also to show the Museo ng Muntinlupa to all our friends, the thousands of people, thousands daw. The 151 live viewers and those who will watch this after. Okay lang siguro, Edsel, ano? And Mike, ano, na ipalabas ko muna yung virtual tour ng museum, no? Tapos para mas ma-contextualize yung sagot ninyo dun sa second question natin. Okay? I think it's no problem. Sige. Saglit lang, ano? So, ito po, no, papakita natin sa inyo yung isang ano to, no, 8 minuto lang naman ito, yung kasaysaya, yung ano, no? Ay, wait. Yung history ng Muntinlupa sa pamamagitan nung kanilang museum. So this is the virtual tour. Again, hindi pa siya bukas publicly, ano, sa aking pagkakaalam. Kaya this is the closest thing where we can bring you now, presently, in the comfort of your own homes, dito sa ating museo ng Muntinlupa. Let's watch this. Ang Museo ng Muntinlupa ay pinasinayaan noong ika-isa ng Marso taong 2019. Ito ay matatagpuan sa Centennial Avenue, Barangay Tunasan, Lungsod ng Muntinlupa. Ang museo ay may 5 palapag. May mga espasyo para sa mga eksibisyon at pagtitipon. Tara, samahan niyo kami sa paglibot sa ating museo. May 3 permanent galleries ang matatagpuan sa museo na tumatalakay sa kasaysayan ng Muntinlupa. Narito tayo ngayon sa Buhay Gallery kung saan pinapakita kung ano nga ba ang buhay sa Muntinlupa bago ang kolonyalismo hanggang sa panahon ng mga Kastila. Bago naman tayo dumako sa ating ikalawang gallery, ay madadaanan muna natin ang isang tunnel. Ang tunnel na ito ang nagpapakita kung ano nga ba ang itsura ng Muntinlupa at ng buong Pilipinas noong panahon ng mga Amerikano. Sa paglipas ng panahon, unti-unting umunlad ang Muntinlupa. Naging bahagi ito ng iba't ibang probinsya at naging ganap na munisipalidad noong 1917. Dahil malapit ang Muntinlupa sa Maynila, nilipat dito ang ilang mga importanteng institusyon gaya ng malalaking laboratorio at pambansang piitan.
Noong dekada 60, naging parte ng industrialisasyon ang Muntinlupa na pinagtibay pa ng pagbubukas ng South Superhighway na ngayon ay tinatawag natin South Luzon Expressway. Ika-isa ng Marso taong 1995 nang idineklara ang Muntinlupa bilang isang highly urbanized city sa pamamagitan ng Republic Act 7926. Ang patuloy na pag-unlad ng Muntinlupa ay dahil sa mga responsable nitong mamamayan at epektibong pamamahala. Museo ng Muntinlupa was envisioned by Mayor Jaime R. Fresnedy long before the celebration of the city centennial in 2017. Ang Muntinlupa ay tahanan ng mga aspiring artists at makulay na kasaysayan. Kaya naman, ipinatayo ng ating butihing mayor ang Museo ng Muntinlupa upang mas pagyamanin, bigyang higit halaga at buhayin ang kasaysayan, kultura at sining. Hindi lamang ng ating lungsod, ngunit ng ating bansa. Ang pagdidisenyo ng isang museo ay malaking hamon bilang isang arkitekto. Natatangi ang mga museo dahil kailangan nitong ipakita at ipagmalaki ang mayamang kultura at kasaysayan ng lungsod. Ang konsepto ng Museo ng Muntinlupa ay hango sa Baklad. Karaniwan, ito ay makikita sa lawa ng Laguna, Dibae. Ang Museo ng Muntinlupa ang magbibigay daan sa pagpapakilala ng mayamang sining, kultura at arkitektura ng ating lungsod. Makikita sa palapag na ito ang mga changing exhibitions ng ating museo. Ang Munting Bata Exhibit at ang Muntiang Lungsod Exhibit. Ang nag-curate ng mga ito ay ang aming founding director na si Ms. Charissa Kinotogade. Ang Munting Bata Exhibit ay nagbukas noong 2019 kasabay ng pagpapasinayang sa ating museo. Ito ay nagkukwento tungkol sa dalawang magkababata na kapwa lumaki sa Muntinlupa. Ipamamala sa Lunti ang Lungsod Exhibit ang mayamang biodiversidad ng Muntinlupa. Ipakikita rito ang iba't ibang klase ng mga hayop sa lungsod, mga uri ng lupa, mga anyong tubig, halaman at iba pa. Magpapakita rin dito ng mga paraan upang mapangalagaan ang ating biodiversidad at kapaligiran. Apart from the galleries, the museum also hosts a conference center and a state-of-the-art museum theater. This theater can host film showings and performances. Again, we would like to thank you for joining us on the Museo ng Muntinlupa virtual tour. We hope to see you soon once the museum opens.
Grabe. Ang ganda. Sana all. Hashtag sana all ka na lang. Yeah. Bagong bagay yung design, no, Sir Shao? Okay. Kung ano, bago natin tanungin yung tatlong panelists natin, ikaw, anong reaction mo dun sa yung nakita dyan sa Museo ng Muntinlupa? Yun, sir, yung sinasabi ko nga kanina na yung interaction dun sa display. So, makikita natin yun sa Museo ng Muntinlupa kung saan may place doon yung mga bata. Kung saan pwede silang maglaro kasama yung mga kaibigan. So, yun, isa sa mga magagandang features ng ating museo. Hindi lang namin sila naabutan nung mag-open sila. Kasi nung nag-open sila, nagkaroon naman ng pandemic. So, sayang, hindi siya napuntahan ng mga estudyante natin. No? Pero okay lang yan. Malapit na yan. Oo. Ayun, tatanungin ko lang. Si Mayor Toting. Mayor Toting, nung una niyong nakita yung museum, kumusta po? Ano yung pakiramdam? Well, very proud ako, no? Na sa Muntinlupa ay nagkaroon ng ganitong center of cultural heritage. Right. At siyempre, proud din ako dahil meron akong picture doon. Anyway, but talagang napakaganda ang presentation. It appeals to all ages, no? From the senior to the very young students. There's something for everybody when you visit the museum. Ayun, so congratulations. Congratulations sa lahat ng ating museum staffs, sa lahat ng nag-conceptualize nito. And of course, kay Mayor Fresnelli at yung local council na nag-approve ng pagtatayo nitong museo ng Muntinlupa. Salamat, Mayor Toting. Ano? Eh, since nandito ka na rin lang, eh, papakita ko na yung bahagi mo. No, yung picture na makikita nyo, hindi ito yung nasa museum. Pero yung text na nasa gilid, dito ipapakita ko. Yan ang part ni Sir Toting dyan. Liban pa dun sa Legacy of Mayors na nasa isang lap computer, interactive screen, ito yung matindi dyan. Babasahin ko ng konti. Ha? Matapos ang 1986 People Power, hinirang ni Pangulong Corazon Aquino si Ignacio Arbunye upang pansamantalang pamunuan ang munisipalidad ng Muntinlupa. Nahalal at nanungkulan bilang punong lungsod si Bunye mula 1988 hanggang 1998. So, OIC mayor siya, and then eventually nagkaroon siya ng sariling term, 1988 hanggang 1998. At napabuti ang pamamalakad ng munisipalidad. Sa kanyang pagtataguyod, ang Muntinlupa ay kalaunan ipinahayag bilang isang lubusang urbanisadong lungsod sa pagproklama ng Batas Republika 7926 ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Ang pamana ng mabuting pamamalakad ay pinagpapatuloy sa pamumuno ng kasalukuyang ehekutibo ng lungsod ng Muntinlupa, si Punong Lungsod Jaime R. Fresnelli. At, kung titignan nyo, siya po yung Vice Mayor ni Sir Toting. Makikita nyo dito sa ating dokumento dito mula sa Facebook ni Sir Toting. Si Jimmy Fresnelli po ay Vice Mayor po noon ni Sir Toting. Kaya maganda, magandang working relationship. And of course, alam natin, gusto ko lang ipagyabang, no, na hindi basta-basta tong special guest natin sa mga hindi pa napapanood siya, no, na siya po ay Cabinet Secretary. Di ba, sir, yung pagiging presidential spokesperson niya? Cabinet rank ba yun? Cabinet rank yun. Yeah, Cabinet rank yun. No? And of course, naging bahagi din si Sir Toting ng napakahalagang institusyon, yung Money Board na tinatawag natin. Oo. Monetary Board. Banko Sentral ng Pilipinas. Correct. So, yun po. Thank you, Sir Toting. Mamaya, kukulitin pa namin kayo dito sa ating discussion. Pero, tatanungin ko na yan, si Edsel at si Michael. Yun, ano ang paborito niyong bahagi ng Museo ng Muntinlupa? At ano-ano ang mga nagustuhan niyo o mga komento niyo ukol dito? Sige. Si Mike muna siguro. Tapos si Edsel. At sige po, sir. Na-tour ko po yung museo. Napadaan po ako dyan nung hiniram ko po yung kopya ng Centennial Coffee Table Book para po dun sa aking thesis po, no? Tungkol sa kasaysayan din po ng Bidibid. Yun po yung aking balak MA thesis. At the same time, in preparation din po dun sa PHA conference sa October.
So yeah, after po doon, parang umakit po saglit sa taas. And then, siguro kung meron man po kung nagustuhan na exhibit doon po sa museo, siguro yung pong doon sa pinakatuktok yung interactive gallery, doon po saan po may kita yung parang interaction po with nature, ano po, yeah, at yun po yung para sa akin sa mga highlights. Siguro po kung meron man po ang komento pa sa museo, na siguro sa museo na ikakadagdag pa ng ganda nito. Aminado naman po, maganda po talaga yung museo po namin. Wala po kang biro yun. Siguro kung meron man po, marahil kailangan po siguro magdagdag po ng collections. Especially yes, po siguro yung sa wartime, post-war period para po mas lalong makita ng ma-visualize ng mga kabataan mo tinupenyo yung museum. Maaari din po siguro magdagdag din on the Spanish aspects, especially kung meron man pong mga dokumento po na madi-discover lalo sa Paris, saka sa BVN or yung Biblioteca Virtual de Defensa, BVD, sa Biblioteca Nacional na nakikinalaman sa Muntinlupa, maaari din po siguro i-include po doon para po mas mapalalim pa yung pag-unawa ng mga tao sa museo ng Muntinlupa at sa kasaysayan mismo po ng Muntinlupa. Ano, sa pag-iusapan natin si Sir Toting, bulungan yung susunod na mayor, ano? Bigyan ng budget yan para i-hire ka na nila. Ito, kasi ikaw na yung nakakaalam eh. Nung mga tsaka si Edsel eh, di ba? Ikaw na yung nakakaalam yan. Di ba, Sir Toting? Makakarating. Oo. Very good. Ayan na. By the way, binibid pala yung thesis mo na nakausap mo na si Mayor Toting. Pagpakiulit, Prof. Ade, tanong ko kay Mike kung nakausap na kanyo. Oh. Opo. Actually, binibigyan din po ako ni Mayor ng mga kopya po ng kanyang libro, especially last po yung Toting and yung ano po yung Mira. Ganda nun eh. Book of Essays po niya. Opo, maganda po talaga. Saka, nung po nag-fieldwork po ako para po sa unang paper, yung in-interview ko po yung mga contemporaries po ni Mayor dito, sinagin ng Lourdes San Jose, talagang na-visualize po yung paano po yung kabataan po ni Mayor Toting. Kasi, small knit community po kasi itong binibid po dati. Talagang makakilala po yung bawat isa. And naaalala ko pong kasama ko sa mga binabanggit nila iba't ibang mga perks po na na-enjoy po nila way back when they were still young. Na tatungtong ito po binigay ko po bilang talk sa museo October last year po. Talagang may mga iba po to para naiinggit dahil hindi po siya ine-extend din sa lahat ng mga Muntinlupeño during those times. So pero po parang sense of privilege yung pagtira sa Bilibid. I think until today pa din po, ganoon pa rin po yung parang sense po nung pride nung lalo po ng mga Taal, kung tawagin mo yung Taal na pamilya po sa Bilibid na mga ilang henerasyon na po guardia ganoon. Until last week, no? Until last week. Ang privilege. Eh, hinangangan kayo eh. Di ba? Hinangangan yung kalsada nyo eh. Di ba? Nasa balita nga kayo. Sorry. Behave, Shao Chua. Behave ka dyan. Sorry. Behave. Okay, yun. Salamat, Mike. No? Galing. Kasi si Sir Toting, tumira talaga doon. At talagang, yung ama niya ay naging warden and eventually director of the Bureau of Prisons. No? Si, ano nga, teka, papakita yung picture niya, no? Para makita din ninyo siya. Ano po sa si Tope Alfredo Bungi po? Later ito, ito. Director. Ito po yung picture ni Sir Alfredo Bungi. Ayan. We pay tribute to him. No, mamaya, ikukwento niya ni Angelo mamaya yung ginawa niya sa mga Japones. Pero talagang very humane. He did not treat the prisoners like they were yung taong paparusahan. But they were humans. No, mamaya, ikukwento yan ng ating kaibigan. So anyway, Edsel, ano ang paborito mong part ng ating museo? At ano dagdag pa yung mga pwede mong masabi? Ay, dagdag ko na lang yung theater. Ang ganda, ang lamig. Ah, talaga? Oo. Kasi doon hiniheld yung mga mga activities, halimbawa yung mga debate, no? Doon ako naka-attend ng yung
regional competition ng debate ng Quizby doon ni held sa ano sa theater. At maganda naman talaga lahat pero pinagusto ko yung ano, yung theater. Yes. Hindi, alam niyo, maganda na in-emphasize mo yung sorry, pagiging multi-purpose ng museum. Kasi hindi pwedeng museum lang yan eh. Walang pupunta dyan pag museum lang yan. Kailangan may mga public events ang tawag nila, di ba? Ano yung public events? Para mapuntahan yung museum mo, gagawa ka ng mga kaugnay na events. So, halimbawa, yung talk ko nung isang araw sa Museo ng Muntinlupa, di sana. Nangyari yun face-to-face, di ba? Eh, kasi Zoom lang tayo ngayon eh. At Facebook Live. Pero may yung kukurari, kung gusto niyo ng mas extensive na look dun sa Museo ng Muntinlupa, yan, napanood ni na Edsel yun, ano? Patawarin nyo na lang ako sa mga pagkukulang. Yung aking parang virtual tour ng Museo ng Muntinlupa kasi ang ginagawa ko pagka pwedeng maglitrato sa museum. Ang tagal-tagal ko sa museum kasi kinukuhanan ko lahat. Kinukuhanan ko lahat. Kasi yung pag kinuhanan ko lahat yung PowerPoint presentation yun. Kala nyo. Oh. Diba? Yan, tinuturuan ko kayo ng life hack. No? Life hack. Alam niyo pa kung ano yung life hack? Oo. Huwag kayong magbayad ng WIS, magiging pangulo kayo ng Pilipinas. Yan ang magandang life hack. No? Ano pa? No? Magsinungaling kayo tungkol sa degree ninyo. Yan, magiging pangulo kayo ng Pilipinas. Yan. Napakagandang life hack, mga kaibigan. Ako talaga, believe, maraming life hack tayong matututuhan, mga kaibigan. So, sige. May nasusunog, sir. Maghulos dili ka, maghulos dili ka. Wala pong kinalaman ang Bibal Group sa mga pinagsasasabihin ng mga tao sa ating programa. Totoo yun, wala talagang kinalaman ng Bibal. Wala ho, sana walang masibak. Okay, sige. Eto na, no? Yan, so nakita natin no, yung massiveness of this structure. Doon ako natuwa. Kasi, di ba, when I went there, akala ko yarn. Nung yarn. Ano yarn, Kapo? Yarn, di ba? Yung parang ano, sinulit na ball of yarn, di ba? Hindi yung yarn na yarn, ano yarn, no? Iba, malilito na tayo dyan eh. Yeah, mas, oh. Pero yung sinasabi natin, hindi pala siya yarn, no? Isa siyang ano, no? Baklad. No? Ang ganda, ang laki, talagang massive siya, no? And yun nga, siguro ako, naging ano din ako, no? Naging honest din ako. Pili ko marami pang pwedeng ilagay na original items, no? Pero yung pinaka-touching sa akin, aside from yung historical, yung mga produkto, Sir Edsel, tsaka Mike, no? Kasi, yun, nakasama ko na yung tatay ko kanina, yung Pepsi Cola ay sa Muntinlupa ang planta niyan. Sa matagal na panahon. Kaya ang nakakatuwa dyan, yung mga binenta ng tatay ko na Pepsi para buhayin kami ay nanggaling sa Muntinlupa. At trabahador ng Muntinlupa ang nagtatrabaho. Diba? So parang nung pinakita yun, nandun yung, hindi ko nababanggitin, may crayon, no? May kape, madaming mga produkto, may pad paper, no? Eh ay doon pala galing yung ano, marami palang industriya na binubuhay ng mga Muntinlupeto. 'Di ba? So ayun, sige. Next question, Madam C. Mamshi. Ayan. So ano, Sir Edsel and Sir Mike, nabanggit natin yung kahalagahan ng content doon sa pagbubuo ng museum. Kaya nga ho nabanggit din yun na kung ano pa yung mga hinahanap natin doon sa museum, no. Pero bilang pagtungo doon sa content, no, paano nyo po ba in your respective timeline ng research, yung timeline po na nire-research ninyo, paano nyo po maaring maipapaliwanag sa amin at sa viewers kung paano nabuo yung bayan ng Muntinlupa? Kumbaga Edsel, paano naging Muntinlupa at ang Muntinlupa? Yes. Muntinlupa ba siya talaga? Yan ang magandang tignan dyan. Sir? Actually, ano naman yun eh, available naman yun sa online eh. Yung three versions ng Muntinlupa, no? Yung topsoil daw, yung nagtatanong na fraile, katulad ng ibang mga towns, di ba? Ano ang tawag namin dyan? Fake lore, ano? Oo. Then yung ano,
yung most plausible is yung observation na yung mga burol dito sa munting lupa, di ba? So, yun ang pinakaano niya talaga, mga munting lupa, no? Paano siya nabuo? Kasi kung titingnan natin as early as 1699, no? 1699, meron ng record si sino ba ito? Main record si Catolos, Bindanya, and Santos dun sa kanilang Tanay Tercentenary souvenir. Nasabi nila as early as 1699, ang Muntinlupa was already a friar estates, no? Ano to? Kinoroborate ito ni Kushner. Sabi niya 1700, part na ng Tondo province ang Muntinlupa, no? Pero dito yung mga time na ito, ang Muntinlupa ay hindi pa, 'di ba? Hindi pa siya yung ganitong bar, yung walong barangay, ay siya na yon. Yung kasi Ayala Labang, 1970s na lang yan eh. Pero itong mga older barangays, nung mga panahon, hindi pa siya consolidated. Kumbaga dispersed, mga sitios lang siya. And nagkaroon lang ng pagkakaroon ng idea ng pueblo noong 1869, no? Pero ang sabi naman ni Dr. Camagay, si Dr. Camagay ay naging professor ko, ano? Sabi niya, kinote niya si sabi niya 1851 pa lang, meron na dito sa Tondo na ay meron na dito sa Muntinlupa na yung ano, yung classic na katangian ng isang pueblo, may karsel, may simbahan, no? Pero ang simbahan daw, sabi niya, ay 1863. So wala pang pueblo. Pero nagkaroon ng pueblo 1869. So mayroong elemento ng pagiging pueblo ang Muntinlupa. Hanggang kasi kailangan liwanagin yan eh. Iba yung pagkakatatag ng parokya, na minsan parokya muna siya, hindi pa siya pueblo. Pero eventually, yun nga, nagiging pueblo din siya. Mm-hmm. So nauna yung ano, dito sa Muntinlupa, sir, nauna yung simbahan. Simbahan, no? Oo, 1863 eh. So saka lang siguro naisip ng Manila na pwede nang bigyan ito ng township. Kasi actually, pwede ko bang i-share to, Sir Chow? Ay, teka. Bigyan. Tupe, yung ating screen share, ano? Actually, galing ito kay ano eh. Galing ito kay Sir Wensley. Apo. Pwede na ba? Ayan. So, ito talaga, archival document. Nasabi dito, ayan o, ang Muntinlupa o. Oh. Asan yan? Etong tinuturo ko. Wait lang. Pwede niyo i-present to. Ayan, nakikita na ba? Yan. Ayan o, oh. Muntinlupa, 1869. So, at this period, 1869 pa, may pueblo di Muntinlupa na. And meron pa ko dito ano eh, mga patunay na pueblo na tayo eh. Wait lang ah. Ayan, dito sa Bautismos, meron ng Pueblo de Muntinlupa oh. Pueblo de Muntinlupa. Ano ibig sabihin niyan? Bayan na tayo, bayan ang Muntinlupa. No, wait. Bago pang 1917. Maganda 'tong pinapakita mo 'tong mga 'to, no, para makita nila ano ba yung mga hinahanap natin sa local history ng mga archival documents. So ito, Libro de Bautismos o Documentos ng Bautismos ay isa no, na magpapakita kung ano yung status. Kahit hindi natin makita yung mismong dekreto, di ba? O yung, may ano ba? May erection ba ng ano? Na document ang Muntinlupa? Wala, ano? Oo. Hindi pa namin na ano, na kakalkal. Pero, eto, relasyon, dilas... Provincias, distritos, 'di ba? Yung sinasabing probinsya de Tondo. Hindi ba ito yung parang a lot of it is NCR today? Yeah, right? Ito sir. Diba? Ito 'yan. Ito yung kay ano, ito yung kay Kushner na mapa niya. So, kita mo dito yung wait lang, asan 'yan? Yan. Etong broken line na to, approximate boundary of the jurisdiction of Tondo. So makikita mo na, kasama pa ang ano part ng Rizal hanggang dito oh. So kumbaga dito mo makikita na yung Metro Manila pala
ay kahit pala noon, parang nandyan na rin yan. Correct. Hindi lang yung City of Manila. Kahit panahon pa ng Espanyol, ha? Na eventually, di ba, Edsel, naging Provincia de Manila ang tawag niya. Yes, oo, oo. Oo. Wow. Di ba? Tapos, eto, part ng isa sa ginawang appropriation ko sa thesis ko. Yeah. Ito yung ano, ito yung muna yung act, no, American period na ito, yung Act 942, Act 1008, Act number 1308 na may shifting of boundary ang Muntinlupa. So, ito yung appropriation niya. Muntinlupa under Rizal Province, di ba? Ang nagpatawag noon yung gobernador general na magkaroon, magtatag ng panibagong probinsya, yung probinsya de Rizal. Correct. So, yun na, in-invite yung 29 pueblos, di ba? So, bahagi yung ano, Muntinlupa niyan. So, ito yung Muntinlupa, bahagi ng Rizal noong 1901. Ito yung Muntinlupa, bahagi ng Laguna noong 1903. Ito, binalik siya sa Rizal. 1905, wow. Pero province ano siya, barangay lang siya ng Taguig. No? Yes. Then later on, dahil sa petisyon ng mga mamamayang naghahangad ng status ng pagiging independent ng Muntinlupa, kaya noong 1917 dineklara ni Francis Bolton Harrison, no, yung December 1917 na ang Muntinlupa ay maging independent town. Hindi hiwalay na sa Taguig. No, ito yan, ito yung mga pangalan niyan. Wow, oo. Oo, 'di ba? So wow. Pero interesting ah. Interesting, no? Pwede mo bang ibalik doon sa former ano? Wala pa nga yung Alabang ano? Yung Ayala Alabang. Well, 1970s lang ang Ayala Alabang. Oo, ibig sabihin, hindi pa siya ano. Kasi, di ba, ang Muntinlupa, nakadikit na yan eh. Halos eh. Eh, dito ano, sa mapa kasi, natin, hindi eh. Ano yan, pagmamayari pa yan, ano, ang Ayala Alabang na yan, pagmamayari pa yan ng mga madrigal, no? Mm-hmm. Kaya, parang ibinenta nila, if I'm not mistaken, 1.6 hectares yata yan. Right, right. Oh. Sige. Okay. Then, yun. Yan, stop share na ako. Mamaya na. Okay. Ayan, salamat. Oh, ganda, and maganda. Yeah. Ah, sige. Interesting, ano? Although, nababanggit ng iba, yung ano, yung tinatawag natin na, anong tawag dito? Yung may sapan. Ayan, ano yung parang significance nung may sapan dito sa history na ito? Ano yung may sapan, sir? Ah. Yung ilog. Oo, kasi yun ang ano. Oo. Yun ang nabanggit nila eh. Oo. Boundary, sir. Boundary. 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 Ng... Kasi, kung tingin... Kaysapan estate ang tawag nila. Ayan. Ang ano niyan, sir, ang yung Muntinlupa prior estates. Opo, tama. Oo. Na later on, yun na nga, may isang kwento dyan na naging bahagi yan ng agrarian unrest dahil nga sa mga Hiswita. Ay, sorry. Pero totoo okay yun. Okay lang yan. Yes, totoo naman. Huwag natin tayong magagawa dyan kasi sayan yan. Diba? Yung, so, may, ano yun? May, prior estate pala siya. Then, may article dyan si, ano, si Dr. Veneracion tungkol sa agrarian unrest. Si Jimmy. Si Sir Jimmy. Ano siya? Mm-hmm. So, shout out kay Jimmy Veneracion. Shout out. Yes. Oh, si Mike naman, si Mike. Sir, Sir Toting, may si, ano? Edsel, pwede ipaki-back up mo lang ng konti, a few slides back. Yung nakalagay, remember these names. Ayan, yan. Sige nga. Merong remember these names. Okay, yun. Yung remember these names. Apo. Yung may picture ni Harrison yan. Ito yung mga nag-petition. Yes po. Ang mga leaders na nagpetition kay Governor Harrison na ihiwalay ang Muntinlupa bilang isang separate municipality. Makikita niyo ron itong Marcelo Presnedi. Ito ay ninuno ni Mayor Presnedi. Pa iba okay. Lang yung spelling ano?
Iba lang, iba lang. Oh. Tapos itong Torquato Bunyi. Oh, nakita ko nga. Ito ay lolo ng father ko. At that time, iba pa yung spelling ng pangalan namin. We spelled it with a Y-I. Later, nag-mutate into Y-E. Pero ito, lolo ito na direct lolo ng father ko. Nagbubunyi. Mas that makes even more sense than bunye, ano? Yung bunye mas naiintindihan ko, ano? Oh, yun nga pala yun, nakakatuwa naman, mapagbunye. Ah, di ba? Ganda. Salamat, okay. Sir. Yeah. Salamat, Sir. Thank you. Thank you. Oo. Ngayon, yung susunod kong question kay ano, kay Edsel. Ano naman yung ambag ng Muntinlupa sa ating ano, birth of the nation? Ayan, mm-hmm. Philippine Revolution. Oo, sige. Actually may ano may inanda akong ano ayan eto kasi nung height ng offensive ng mga Espanyol di ba 1897 yan ano lumilikas yung mga Katipunero, actually hindi na Katipunero Republican Army no yes. Ano kinukup sila ng ano ng lugar na ito sa atin dito sa mula dito, sa bulubundukin ng Muntinlupa hanggang dulo ng Binyan. And may chapter tayo dito. Sabi ni Santiago Alvarez. At willing and nagsusumilakbo ang damdamin ng mga Muntinlupeño sa pagsuporta sa mga mga revolusyonaryong puwersa, no? And ang sabi pa diyan, pwede ba 'to? Merong mga pinatay na fraile yung mga taga Muntinlupa, taga Alabang, no? Taga Alabang na dahil sa pag-aanto, sa panggaganib sa mga lupain diyan sa Alabang. Mm-hmm. No? At meron akong special case dito. Sige. Asan 'yon? Wait lang. Nasaan na siya? Ah, ito, si Jose Duliton, no? During this time, hindi naman ganun karami yung mga nag-aaral sa Maynila, no? Eh siguro, sabi ko nga nung tinok ko ito, itong si Jose Duliton baka naging kaklase pa nito ni Emilio Jacinto, no? Kasi at that time, right, nag-aaral si Emilio Jacinto sa Litran, no? So, mulat siya, I mean, nandun sa kanya yung damdamin ng paglimagsik and nahuli. Sabi dito, nahuli ng mga Spanish authorities at siya ay ikinulong, no? Bilang insurrecto. And later on, may isang dokumento na lumabas na mukhang pinalaya siya ng mga Amerikano. And actually, nakabili pa nga siya ng mga lupain ng Friar Estates, no? So, ibig sabihin nito, itong Muntinlupa ay hotbed din ng revolusyon. Correct. No? Mano tayo, mapagkanlong, mapagkupkup sa mga nagre-revolusyon para sa kasarinlan ng Pilipinas. Hindi tayo yung passive community na dumaan yung mga Katipunero. Actually, may mga labanang naganap diyan sa may area ng Sukat, Kupang. No? Yung persa ng mga Espanyol at mga revolusyonaryo. I think kay Crispolo Aguinaldo, no? Yeah. So, hindi nagpabaya ang Muntinlupa. Meron tayong ambag, meron tayong kontribusyon sa paglaya ng Pilipinas. Yun nga lang, pagdating ng mga Amerikano, mukhang napagod na at tinanggap ng mapayapa ang pamamahala ng mga Amerikano. Yung binabasa ko yung isang aklat, ano? Yung history of one of the initiators of the Filipino Revolution. O pulang libro yan, ni Antonio Guevara y Mendoza. Siya yung spy ng Katipunan. Ay, hindi spy, messenger. Diyan yun, kapag binasa mo siya, doon mo malalaman na naglalakad lang pala yung mga messenger nila. Imaginin mo yun, wala mang koreyo nun eh. Siguro pwede silang sumakay ng hayop, pero yung antindi, no? Hand to hand yung pagbibigay ng mensahe. Nabasa ko taga Tunasan itong around that area din siguro, no? Yung si Antonio Guevara. So, yun, meron ding ambag yun sa Himagsikan. Kasi eventually, siya yung messenger ni Bonifacio, eventually sumama din kay Emilio Aguinaldo.
So, yun. Hindi ba yan? Ano, sir, siya, madagdag ko lang po. Masingit ko lang. Speaking of Philippine Revolution sa Muntinlupa, isa sa mga highlight po no, ng PhilRev dito sa Muntinlupa is yung tinatawag na Battle of Tunasansilio. So, salamat kay Ginoong Encila sa pagtalakay niya rito sa isa sa mga talks niya last year. At sa artikulo niya sa Galion newsletter ng Cavite right. Study Center. So, yung so to make the story short po, sakto, December po kayo kasi around December 23 yung laban na yon. So, sangkot din si Antonio Guevara, tal, mag-uusapan naman siya, in the sense na siya yung kasama sa mga nag-organisa na magtayo ng trenches ng katipunan ng mga revolusyonaryo dito sa area ng Muntinlupa, no, especially sa Tunasan, dahil nakikita ng mga katipunero sa Cavite na vulnerable point nila ito eastern sector, yung area po ngayon ng nitong Muntinlupa all the way to Silang. So kasi guardiado nila yung area ng Bacoor, alam naman natin na yung nagkakalauna nagkaroon ng malaking laban sa Zapote, and then guardiado nila yung southern flank nila, which is sa area ng Tagaytay ngayon ng Silang. So problema nila, wala silang bantay sa eastern flank nila. So kailangan magukay ng trenches. So kasama si Antonino Guevara sa mga naghanap ng mga pwede magukay. So nagpadala rin si Aguinaldo ng mga tauhan na magde-defend noon. So yung mga tauhan na yon, yung kanyang kapatid si Crispolo, Aguinaldo, at kung di nakakamali, kasama rin po si tawag dito, si Edilberto Evangelista. Ngayon po at hindi na-detect 'yon ng mga taga San Pedro kasi yung kapatid daw po ni Antonino Guevara ay Gobernador Silio ng San Pedro Laguna. Then called San Pedro Tunasan. Kaya sa dokumento po sa Spanish era, kapag binanggit Tunasan, so ang tinatanong po ng sarili namin, ito ba Tunasan na tinutukoy na to, San Pedro? Ay, Muntinlupa o San Pedro? Yes, diba? Yes. Kasi, yung Muntinlupa portion po kasi is Tunasan Silio, tapos Tunasan yung Tunasan. Yung Tunasan ang tawag sa San Pedro ngayon po. So, to make the story short, sir, so nakita na mga kasadores yung ginagawa ng mga revolusyonaryo, so nagkaputukan. At dahil lamang yung bilang ng mga kasadores galing Binyan na nakakita at taga San Pedro, so kailangan umurong ng pwersa nila Crispolo Aguinaldo. So, right. Magamat may kita na talo yung mga pwersa ng katipunan dito sa Muntinlupa sa laban na yon. Nevertheless, may kita natin na may ambag yung sa laban ng Himagsikan. At kagaya ng binanggit ni Jomar, ni Sir Jomar sa kanyang papel sa Galion, kalaunan, itong vulnerability na to na nakita ni Aguinaldo ay exploit ng mga katipunan, ng mga Kastila noong nagsagawa sila ng counter-offensive sa Cavite. Kasi di po ba, ang ginawa nila, sa silang sila pumasok. So, dumaan sila apparently from mula sa Muntinlupa all the way to Santa Rosa, then packet lang silang. At mula sa silang, doon na napasok ng mga Kastila, bridge ng mga Kastila, yung strongly defended positions ng mga katipunero sa Cavite. Ayun. Salamat, Mike, ano, sa pagliliwanag mo ng role ni na Antonino Guevara. At yung pagkakaiba ng Tunasan Silio at saka yung San Pedro na Tunasan na tinatawag nila, ano? By the way, ito dahil ikaw yung nagsalita, no, yung kasing girlfriend ko, yung aking mahal si Noela Maii, no? Eh kasama ngayon yung kanyang mga kaibigan, no? Si Godwin, si Ma'am Angie, no? At si ano, si pupunta nila ngayon si Mr. Lim, yung kanilang kaibigan, at kasama rin nila si Sir Saldi Colliado, no? Si Sir Saldi, kaibigan mo rin ito, at anong kaugnayan po kay Sir Saldi? Opo, Sir, magandang gabi po, no, especially kay Sir Saldi na naging colleague po ng nanay ko sa pamantasan ng Lugsod ng Muntinlupa. Nagpang-abot po kami ni Sir Saldi sa Adamson College. Do hindi ko po siya naging professor doon. Pero magkakilala po kami as early as college po. Oh, so masaya po kasi magkakilala po sila. Oo, tsaka ano, batiin mo rin yung mother. Oo. Opo. Ano yung name ng nanay ni Sir Saldi? Ay,
yun po ang hindi ko lang po alam po. Pero naging colleague mo. Oo, salamat. Opo, salamat. Sir Saldi po. Oo, hello Sir Saldi. Tsaka ano, masipag yan. Dami niyang articles sa Scopus. Journals. Po. Matindi. Tsaka ano, tsaka laging nadadamay. At nagsusulat din kasama niya yung aking mahal. Ano? So, ingat kayo dyan. At yan, nakikinig din sila habang bumibiyahe. No? Maraming salamat. No? And sige, ngayon, sige, Roma! Roma! Wow, malaman niyo sa ano, sir. Salamat, no? Ayan, salamat Sir Michael at Sir Edsel. Pero bilang pagpapatuloy dun sa kwento natin tungkol sa kasaysayan ng Muntinlupa, magtungo naman tayo dun sa panahon ng mga Amerikano na. No? So, sa paanong paaraan naman po yung sistema ng edukasyon na nanggaling sa Amerikano doon sa mga taga paano po naka-effect yung kasi bagong education system po ito ng mga Amerikano. So, paano po naapektuhan ito yung mga taga Muntinlupa. Ayan. And di ko po, as a follow-up, Roma, no? Ito, kasi thesis to ni Sir Edsel. In the whole American system, aside from the education, alam natin, pati sanitation, health, no? Lahat ng yan, paano yan naka-apekto sa ating Muntinlupens? Actually, yung ano kasi, kung matatandaan ninyo, yung Act 74, di ba? Pati na yung Gabaldon Act, yung mga right. Laws pertaining to education. Mayroon na kasing effort dito yung mga Muntinlupeño. Kasi nung panahon ng Espanyol, mayroong nababanggit ng historical data papers na Caton, may eskwela di Caton, dyan sa may Kupang area. Pero yung pagpasok ng mga Amerikano, mayroong naitatag na mga eskwelahan, no? Nung panahon na yan, mga bahay lang ng ni maestro, no? 1905 pa, meron nang na-initiate na school dito sa Muntinlupa, yung Kupang Barrio School. Later on, magiging malaki itong eskwelahan, ano? Para sa akin, ang dokumento ay nagsasabi na ang Kupang Elementary School ngayon o Kupang Barrio School before ang kauna-unahang eskwelahan dito, kahit eskwelahang pampubliko dito, no? Kahit yung census of 1918, nagsasabi na may apat ng pampublikong elementarya ang Muntinlupa. So, yun talaga, mayroong effort ang mga Muntinlupeño, kumbaga gutom sa edukasyon na hindi naman, ayon sa dokumento, wala namang pampublikong edukasyon ng mga Espanyol na ibinigay sa atin. Kahit pa, nung panahon ng Espanyol, may mga pampublikong eskwelahan na. So, dyan makikita natin na may effort talaga yung mga Muntinlupeño na sila mismo ay magtayo ng eskwelahan. And ang sabi sa akin noon ni Dr. Bailon, nung dinedefend ko nga itong thesis na ito, nung ang establishment kasi ng school, hindi naman siya yung may dokumento, may paper, may right. Struktura na. Hindi naman. Ang sabi ni Dr. Belon sa akin noon, actually, mga duck houses pa yung mga eskwelahan, no? Na ginagamit ng mga teachers, no? Sa gabi, silungan ng mga itik. Sa umaga, paaralan. Wow. So, dito naman sa... Yes, sir. Nanon niya yan. Nasabi niya sa akin na yan. Nung, so, ibig sabihin yan, merong malalim na pinaghuhugutan ang ating edukasyon sa lungsod ng Muntinlupa, no? At meron tayong mga individual na sinasakripisyo ang kanilang sarili para mabigyan ng edukasyon ang mga kabataan dito, no? Kupang 1905, Sukat Barrio School 1913, Muntinlupa Central School 1914, Alabang Barrio School 1917, Bayanan Elementary School 1939, at yung pinaka-established talaga, may dokumento, yung Itaas Elementary School, kasi 1941 na ito, at mga Amerikano talaga ang nagtatag nito. No? So, kung makikita natin, yung evolusyon ng edukasyon sa Muntinlupa ay malalim ang pinaghuhugutan. Galing sa mga Amerikano. Yung pinatupad nila
nagpatayo sila ng mga Gabaldon Building. May Gabaldon Building dyan sa Alabang, may Gabaldon Building dito sa may Central School, may Gabaldon Building sa Kupang. Na-preserve so, pa ito? Ay, yun lang, sir. Yun ang, sayang, ano? Sayang, sayang talaga, no? So, yun. So, palagay ko, matayog ang ebolusyon ng edukasyon sa Muntinlupa. Hanggang ngayon, nakikita natin. Hindi, de, ano. Maganda yung narrative mo, ano, no, Edsel, na hindi ito just American imposed, no? Na meron yes, ng initiative. Yes, hindi siya American imposed. From the people in themselves, di ba? Naalala yes. mo yung, ano, yung mga kababaihan sa Malolos. Malolos, diba, oo. Ang diba, mga eskwelan lang, bahay-bahay lang naman, di ba? Oo. So yun, si Maestro, si Tandang Sotero, Evangelista. Ah, Sotero. Ayan ang pangalan nung Maestro dyan. Oo, sa Kupang. Yan. Na ano ba? Noy na-encounter ka ba ng mga ano, Thomasites o na ano, na destino dyan? Parang wala. Actually, ano. Ang ano kasi sir, sa education system nung panahon ng mga Amerikano, ang Thomasites, kinonsentrate lang sila sa mga high school. Ang pinapahawak sa mga primary schools hanggang one, hanggang grade 4 lang kasi ang mga ano eh, ang mga barrio schools eh. Ito sir, ito yung mga teachers diyan, yung mga inaabot lang yung grade 5. Correct. Grade 6. Exactly. Pero malulupit na, 'di ba? Mayroon ng ano, mayroon ng lisensya para magturo. Ang naalala ko diyan Edsel, si Elpidio Quirino around the same time. Nag-graduate siya ng grade 5 or what? Teacher siya yan ang una niyang trabaho. Kaya nga yung pangguro to pangulo eh. Public school teacher na kakatapos lang ng elementary. Ganun-ganun, yun ang unang trabaho ni President Pidyong ano. But anyway, iladagdag ko siguro yung nababanggit lagi no, yung kasi 'di ba sabi, hindi lang education, pati yung health talagang kasama yan. Naging bahagi yung Muntinlupa diyan kasi 'di ba we're talking about COVID-19. Vaccines and all of that, no? Yung kanilang ano, no? Yung kanilang tinatawag na Alabang Serum Vaccine Laboratory na dati ay nasa Manila actually, no? Ay nilipat nila diyan sa ano, diyan sa kumbaga diyan sa lupain diyan sa Alabang Stock Farm na tinatawag nila. Kung saan nakakatuwa yung yun nga yung pagiging scientific ng mga Amerikano, naapektuhan kayo kasi yung stock farm na yon nagbe-breed sila ng mga kung ano-ano hayop, 'di ba? Para po ang farm production, 'di ba? For food. So na yung Muntinlupa, yung lupa ng Muntinlupa, nagamit siya para sa development ng agriculture sa bansa nito, pati doon sa mga yung mga 'yun nga, yung kapag natutuklaw ng cobra, 'di ba? Yeah, may mga pwedeng mga gamot na ginagawa diyan. At syempre yung ano, yung nabanggit nga sa museum 'yan. Dahil hindi naman ako eksperto no pero ayan kaka-picture sa museo no yung kanilang ano yung itong Rinderpest nga na tinatawag natin nagkaroon din ng ano diyan problema noon dahil yung baka eh yung ano yung baka ay tinitira no nung Rinderpest na yan. So anyway, nagkaroon ng mga gamot pag-aaral diyan sa Alabang. And anyway, Sir, si Mike ang nakakapag-elaborate ng ano ng serum and vaccine laboratory. Oh, Mike. Baka gusto mong magdagdag. Sige po, no? So itong serum vaccine laboratory, so siya ay facility ng Department of Health na kagaya na nabanggit kanina paggawaan nga ng mga bakuna at ito ay pinapatakbo actually hindi direkta ng DOH pero through the University of the Philippines. Kaya po itong pero ang lugar sa Alabang, kung tawagin ay UP Side Subdivision, noong una hindi ko din pumagets, bakit UP Side? Nung bata po ako, wala, hindi naman siya UP Campus. It turns out po pala na noong pre-war era, hawak po kasi ang may, UP po ang may hawak ng SVL at yung site po ng SVL at yung immediate vicinity po niya, ang tawag po pala doon na UP Side. Na ito po ay nalaman ko po no, noong nung chinecheck ko po yung guerrilla records ng mga guerrilla units sa Muntinlupa at meron doon pong memorandum yung isang guerrilla commander ng Muntinlupa, I think si Major Binelon, na binabanggit niya na maging nag-instruct siya na i-secure yung UP Side which refers po doon sa SPL. And also, makita din natin na during the American period, hindi lamang din mga eskwelahan ang itinayo ng mga Amerikano rito.
even naglipat sila ng mga major institutional facilities sa Muntinlupa. So kung titingnan natin, hindi na lang hacienda land ang Muntinlupa kagaya na meron ng Spanish period, kundi bayan siya na nag-cater sa mga institusyon. For example, diyan pumasok yung Alabang Stock Farm na ayon kay Dr. Kabagay, mga bandang early 1900s to 1910s itinayo sa Muntinlupa. Yung Alabang Stock Farm po ngayon, yun yung Bed and Best City today. O saan, noong 1990s kasi, binenta ng Department of Agriculture sa Gotianon family na Philippest yung lupa. And then, mula po sa Alabang Stock Farm, and at the same time, sa Rumbaxim Laboratory, sumunod din dito po yung New Bilibid Prisons na sa Muntinlupa. Tapos sa Muntinlupa na itinayo naman noong 1940. So ito po yung ilan sa mga photos ng Bilibid ng panahon, especially yung panahon na siya ay itinayo pa lang po. Ano. So makikita natin, for example, itong recently uploaded the architecture article. In terms of po na ang New Bilibid ay binisenyo ni Architect Antonio Toledo. So sabi ko sa Facebook post ko, magkapatid pala sila ng Manila City Hall kasi pareho po silang design ni Antonio Toledo. Bakit sa Muntinlupa inilipat yung Bilibid? Yung National Penitentiary mula sa San Francisco. Mike, excuse me. May problema ang ano mo, Mike mo. Excuse me po, Mike Enriquez. Oo, parang ano, gumagal-gal yung mic mo. Ano kayang nangyari? Baka grounded. Okay, parang ako, bot. Ay, shucks, wako sa connection to. Okay na po yung audio. Hindi pa rin eh. Naku po. Oo. Kaya mo bang mag-ano, walang mic? Audio ng laptop? Malakas po ba? Bakit kaya nanginginig ano? Baka hindi malakas sa mic, sa connection. Ha? Mag-stop share ka nga. Sige po. Ayan, sige. Tuloy mo. So, bakit ay, hindi. Talagang ano, talagang may sound. May ano, parang kang garalgal. Yung ano mo yan, Mike? Yung connection mo yan? Mm-hmm. Headset mo to laptop. Hello? Yan mo lang. Isubukan mong i-unplug. Sayang, ganda na sinasabi mo eh. Oh. O kaya tanggalin mo yung headset tapos kabit ulit. Yan. Meron pa rin po static. Naku, ano kayang nangyari? Meron pa rin eh. Para ba yun po? Oh, sige lang. Oo. Sige, mamaya itutuloy natin yung kwentuhan natin sa New Bilibid Prisons, ano? Na makikita nyo na it's an architectural wonder, ano? And anyway, siguro, oh well, si isa na rin actually yung itatanungin natin, si Mike, ano? Pero sir, siguro, punta natin si Sir Toting. Sir Toting, kumusta po yung pag-aaral ninyo nung inyo pong kabataan? Siyempre, kayo, hindi nyo na inabot yung World War II, eh. Ayun ba? Pinakala ako one month after the Battle of Manila. Tapos na yung mga malalaking bakbakan noon, ano? Anyway, nag-aral ako dun sa Itaas Elementary School. Ito yung nabanggit ni Edsel na in-establish noong 1941. No? At hindi ako nagkakamali, ito itinayo primarily for the families of prison officials and prison employees. So 1941, at pagkatapos nito, nung mag-graduate ako rito, doon naman ako nag-graduate sa Muntinlupa High School. Doon ako nag-aral. Which was established right after the war. No? Again, ang objective nito is to serve the education needs primarily of the families of prison employees. So, wow. So mayroon ang tanong sa mayor, no? Yung picture sa likuran nyo, isa po ba kayo sa mga batang yan? Yun, yung merong arrow. Ako yun, Cub Scout ako.
a leader of the pack, kumbaga. Ah, hindi, ito yung ano namin, ito yung aming, yung nasa kaliwa, ito yung aming patrol leader, no, na regular Girl Scout. Mm-hmm. So kami yung mga Cub Scouts noon. No? At tama yung sabi ni Michael na itong pinag-didrillan namin ay ang Sunken Garden. Right. Sunken Garden na multi-purpose ito nun eh. No? Parade ground, ito ay sports center, tapos nagkaroon pa rito ng golf, 9-hole golf course, no? Afterwards. No? But ito ay malaking ano, parang pinagpupulungan or it was a center for many activities, sports and social activities. So hindi lang pala kami sa UP ang may Sunken Garden. Kasi ayan na po, nasa Sunken Garden na po ako ngayon. Live from the Sunken Garden! No? Eh, sa Muntinlupa din pala, meron palang Sunken Garden. O ayan, balik na ulit tayo sa Museo ng Muntinlupa kasi pumasok na po yung isa sa ating mga surprise guest. Kaya magpapalit na rin ako ng aking background, no? Ayan, balik na tayo sa Museo ng Muntinlupa. Namito po ang OIC ng Museo ng Muntinlupa, Precious Eric Inyosa. Ayan, makasaysayang gabi. Opo. Makasaysayang gabi po sa inyong lahat. Siya po yung maganda kanina na nag-i-introduce doon sa video ng Museo ng Muntinlupa, di ba? Oh. So yeah, ma'am, thank you for joining us ha. Mamaya kukunan ka namin ng komento doon sa inyong sa ating discussion. By the way, time check tayo. Thank you, ma'am. Thank you talaga, no? Talaga nga jam pack tayo ngayon. Ito yata yung pinakamarami tayong guest, no? Atope, no? Anyway, time check lang, no? 8:39 na po. So we have 20 minutes before our official end, no? Medyo konting overtime lang, pero konting-konti lang para makakain po si Tope, no? Pero sige, tuloy natin. Mike, okay ka na ba, Mike? Baka puso, yes, okay sir. Na ba tayo? Okay na po. Ayan, baka po puso, okay na po tayo. Maraming salamat po. Ayan, tuloy mo so, yung kwento mo sa Old Bilibid, pare. Ayan nga po, bago po pala ako mag-proceed sa New Bilibid, isa rin sa mga institutional highlight, no? Na itayo na sa Muntinlupa nung American colonial period po is yung Madrigal Estate. So ayon po kay Dr. Kabagay sa kanyang aklat, binilito ng pamilya Madrigal mula sa mga Amerikano na ayaw mag-invest sa lupa na kinatitirikan ng Madrigal Estate kasi po mabato yung lupa daw po. So hindi siya magagamit for agricultural activities. So kinulito po ni Doña Susana Madrigal, yung kanyang asawa, si eventual Senator Vicente Madrigal to buy the Madrigal Estate. At kalaunan dinevelop na po nila ito bilang kanilang shed of some sorts. So, ngayon po, ito pong Hacienda Madrigal, yung approximate location po niya is includes the present-day Madrigal Business Park sa Ayala, Alabang, and also as well yung Ayala, Alabang Village po. So, kumbaga, hindi na lang din ang Muntinlupa ay limitado sa ano, sa institution, sa governmental activities, even private ventures na non-friar ang may-ari ay kinagawa na rin po sa Muntinlupa. Kaya din po ang dahilan bakit mayroong lugar sa Muntinlupa, lalo sa barangay ito na sana, ang pangalan ay Susana Heights. Given na yung Susana Heights din po ay parte ng lupain ng pamilya Madrigal. And ito po yung pinagbumulan na isa sa mga urban legends po dito sa Bilibid po sa amin na ito daw pong Muntinlupa, ito daw pong Bilibid ay yung dote po niya ay nanggaling po sa pamilya Madrigal na dinirit po ito kay Pangulong Quezon. So, ito po ay binanggit na ni dating Director Heriberto Misa Jr. sa kanyang memoir na pinuntahan to po ni Pangulong Quezon, si General Santos, no? Kasi Director Misa sa Old Bilibid at nakita niya mapangit ang kondisyon po ng tulungan. So on the spot po, tinanong si Director Misa kung maganda, kung palaki ba niya dapat ilipat. And then, nung nagsabi po, noong sinabi po na okay, parang dinarad, siguro dinarad or direquest ni Pangulong Quezon kay Senator Madrigal na i-donate yung lote na kinatatayuan po ngayon ng Bilibid. Anyway, so speaking of Bilibid po, so inilipat po dito ang Bilibid sa Muntinlupa dahil mas masikip na po, sumisikip na po pa unti-unti yung Old Bilibid sa Maynila.
So, nailipat po ang binibid dito noong 1940, November 1940. So, ito po ay makikita po ninyo sa screen yung photo po, aerial photo nung natapos po yung prison complex. So, ito po yung photo po nung binibid nung siya po ay natapos na in 1940. So, makikita po natin na talagang panay bakanteng lupa pa yung tinlupa. Pero hindi po si Director Paulino Santos yung nag- yung no siya yung nagsimula ng paglilipat, pero hindi niya natapos yon dahil ginawa nga po siyang chief of staff ng Philippine Army. So iniwan niya kay Major Heriberto Misa, yung kanyang assistant, yung pag completion ng paglipat ng binibid Lola po Maynila pa Muntinlupa. So sinasabi din na yung pagkakatayo ng binibid dito sa Muntinlupa ay nagresulta sa kawalan ng trabaho ng ilan, lalo ng mga magsaka. But nevertheless, nagkaroon ng panibagong means of income yung mga lokal na taga-Muntinlupa, given na maaari sila mag-apply bilang gwardiya or maaari silang magnegosyo ng pagtitinda ng mga pasalubong or ng sa mga prutas na pwede ibenta pa sa mga dumadalo sa mga bilanggo, or na maaari din silang maging driver o kutsero ng mga karetela na umaakyat mula sa populasyon taong proper punta sa Bilibid. Kasi mataas po talaga itong lugar po namin. Tanaw po yung lawa ng Laguna mula sa taas. So, ito pong nasa upper right po, yung katabi po ng blueprint na pinost ni Architect Lico, is yung photo po ng NDP main gate. So, hindi na po ginitsura niya ngayon. So, in honor ni Major Misa sa lahat ng ginawa niya sa, para sa Bilibid, kaya nagtayo noong 1975 ng malaking-malaking FPG ng ulo niya na parang Mount Rushmore po ang peg. So, yun po ang lagi sumasalubong sa mga pupasok po sa Binibid. After all, si Major Misa talaga po yung nag-develop ng Binibid at nagtapos nung bilangguan. So, yung nasa baba naman po ay yung picture ng Binibid at that time po na pumutok yung digmaan. So, may tanong ako, Mike. Mike, nandun pa yung, yes po. Nandun pa yung busto? Opo, nandun pa po. Malaki-malaki siya kasi nasa bangin po siya eh. Matindi. Oh. Opo, mas matindi. Malaki po sa life size. Sayang nga po din po na ipakita rito. So, yun nga po. Tuloy-tuloy ka rin po siguro po pumuntang World War II kasi. Opo, at para natin, mabilis sa, tayo. Oh. Opo, paksain ko sa PHA po ng last October. So, pagpunta po ng World War II, syempre dahil nasabi nga po ang pabagsapitan, so, naging focal point po ng wartime activity din ang Binibid. Initially po, kilulong sa Binibid yung mga Japanese civilian interns dahil syempre po, meron nga pong gera at para hindi po sila makapag-espionage. Pero kalaunan, nung nanalo po yung mga Hapon, pinakawalan din po sila. And then, binovolunteer ni Major Misa, na director na po na time. I think, correct if I'm wrong na lang po, Mayor Toting, na yung tatay niya po ay superintendent na po noong mga panahon na yun. Na binavolunteer po ni Major Misa yung mga takuhan ng Binibid para maging dagdag sa ng pwersa sa digmaan. Pero binanggit ni Presidente Quezon na maganda maiwan sila sa Binibid to take charge, especially kay Major Misa po, na supposedly ay mag-take over dapat ang isang regimiento ng Philippine Army before the war. So ito po picture po last taas yung pong ito pong may kita niyo po sa top left po, no? Ito po yung picture po ni Director Misa. Ngayon po ang sumunod po nangyari, inilipat po dito ng mga Hapon ni ilang mga prisoners of war po sa Binibid. So ito po ang naging rason bakit din maraming guerrilla activity na nangyayari po sa Muntinlupa given the presence po ng mga POWs. At hindi din po siyempre pinapahalata ni Director Misa na tinutulungan po niya yung mga guerrilla po na makapasok sa kulungan at kontakin po yung kanilang makasamahan. In fact, yung pong mga pasimpleng magtulong ni Director Misa po sa mga prisoners of war at sa mga guerrilla, yun po ay eventually mag-escalate doon po sa tinatawag na Binibid raid. So ito po ay malaking prison raid na ginawa ng Hunters ROTC noong June 25, 1944. Na kung saan napasok nila yung Binibid na hindi nila pa po pambarel. Kasi ang ginawa po ng Hunters,
may mga pinasok silang ilang mga guerrilla para mag-apply kunwari as guardia at ilang mga kasamahan nila yung nag-scout nito. So kasama ko sa plano nito si Terry Adeboso, yung legendary commander po ng Hunters ROTC. So may mga nasagip sila na mga maigit 20 pong kasamahan nila. And kalaunan po, no, after that raid, so yun po yung naging nagilag bakit po na sinibak sa pwesto ni Presidente Laurel si Direk Comisa. Then that was on June 1944 po, after 3 months, August 25 po of that year, nagkaroon naman po ng mass escape na kasama na pinagplanuhan po ni na future Senator Raul Manglapus. So mula po dito sa Bilibid, doon po sila tumalili sa likod dito sa Gate 5 po na tinatawag po nila. Yung area po ngayon ang ng lethal injection chamber. Tapos mula po doon, tumakbo po sila. May ikit sandaan po silang tumakbo. Mapunta po ng Dasmariñas, Cavite. Tapos mula po Dasmariñas, Cavite, paket po sila ng Upland, Cavite para po magtago mula sa mga Japanese. Sa kabila po ng mga paghihirap na dinanas ng mga namadagag-dramado ng Muntin Lupa, for example, sa konteksto nga po ng mga taga-Bilibid ay kinuha po ng mga Japanese yung kanilang rice provisions at yung kanilang oil provisions. So patuloy pa din po silang tumulong sa guerrilla movement. Eventually, after ito, meron dalawang guerrilla movements na guerrilla units ng Hunters ROTC po sa Muntin Lupa. Yung isa ay ang yung Ganduli unit na pinangungunahan ni Bantong Miguelo na naging mayor. Eh, pasensya ka na, no? Medyo sumama ulit yung microphone mo. Oo. Baka sa connection, sir. Oo nga eh. Oo. Teka, anyway, kaya mo ba? Kaya mo bang tanggalin yan? Di ko rin po alam, sir. Sige. Baka sa connection ko na po. Oo. Okay. Sige. Oo. Tuloy mo. Ayun po. So, si Bandong Binalon po, yung leader ng Panduli Unit. Tapos sa launan po, karamihan po ng mga member niya nasa northern part po ng Muntin Lupa nakapira. Then yung isang unit naman po na Hunters, yung Manggahan unit, ay pinamumunuan naman po ni Francisco Hilbuena, yung picture po sa baba ni Director Binyalon. So karamihan po sa kanila ay mga daga southern part po ng Muntin Lupa, and may mga pangilang-ilan po na daga San Pedro. At kasama po silang dalawa sa tumulong po kina Terry Adeboso na may nun sa Bilibid Raid. Actually, dahil po, yung kapatid po ni Helguena ay doktor sa loob, doktor ng kulungan, si Dr. Abelina Alcantara. So, pumulong po si Helguena sa scouting sa pagtuturo kung saan yung lokasyon ng mga i-rescue ng mga bilanggo. Sinabi niya naman po at yung mga kanduli unit ang humakot po ng mga nasamsam na baril. Marami po actually, parang almost 10,000 rounds po ng bala yung nakuha nila mula sa Bilibid. Kaya nangalit yung mga Japanese at pinalitan po ng pro-Japanese na director yung kulungan, which is si Major Elias Aquino, na after the war matatanggal, papaaresto at ibabalik po si Major Misa sa pwesto. And hindi lamang limitado sa Bilibid yung aktividad ng mga guerrilla kasi sa mga guerrilla accounts, may kita natin po na itong Kanduli unit ay aktibo rin sa intelligence gathering. Batid na mga Hapon yung extent ng guerrilla activity sa Muntin Lupa, kaya kalunan nagkaroon po ng zona na kung saan maraming mga daga Muntin Lupa ang dinukot at pinatay ng mga Hapon. Kasama po dito, yung lolo po ni Mayor Bungi, yung kanya po ni ABC, si Ignacio Bungi, na ito po nasa lower right picture po, may kita po natin. Ito po yung photo nila. Habang photo po ni Director Alfredo, yung tatay po ni Mayor, at yung mga investigator po mula sa US Army, upang i-document po yung nangyari so nasa Muntin Lupa as part of war crimes. So, at yung ano, di ba? Yung Ignacio Bunye, yung tatay ni Alfredo Bunye, mukhang doon pinangalan si Sir Toting eh. Opo, doon po. Hindi po lang nakamali na alala bakit po sa kanyang aklat. And then, isa pa po highlight dito is that hindi din limitado sa mga kalalakihan yung naging involved sa gera, kundi magiging mga kababaihan. So, sila may tumutulong sa Intel, mga naging nurse assistant po sila. And sa kaso po ng Bilibid, binuksan po nila yung NDP Hospital para maging hospital po para sa mga gerilya at sa mga sukatang mga sundalo noong liberation period. And then, isa po sa mga highlight din po ng gera sa Muntin Lupa ay yung pagkalo po ng Bilibid sa mga na-rescue po mga Amerikano sa Espanyos.
So, nung sila pinaresyo sa Los Baños noong February 1945, dinala po sila dito sa Muntinlupa, sa Bilibid, at doon po sila pinakain, medical check-up pang after months po ng kanilang captivity sa Los Baños. So, karamihan po nitong mga lakadpad po dito sa Los Baños ng mga internist na Amerikano ay galing po sa UST. So, yung iba po ay nilipat po pababa ng Los Baños. At yung Muntinlupa nga po ay pinalaya both ng mga guerrilla at ng mga sundalo, in particular sa tulong po ng 11th Airborne Division na US Army. At tumulong din po obviously ang Hunter's ROTC at ang President Quezon's own guerrillas. In fact, after po nila sa Bilibid, ang sinunod pong iatakihin nila ay yung Alabang Stock Farm kasi ginawa po itong garrison na mahapon. At mula po sa Alabang Stock Farm, ay tumungo po sila sa may area na sukat upang i-engage po yung mga Japanese. Kasi yung sukat area po, yung parang last major stronghold po ng mga Japanese bago po makarating sa mismong Fort McKinley or yung ngayon po ay Fort Bonifacio. So, hindi lang din po pala, bukod din po ay sa lolo po ni Mayor Buni, sa kanya mismong lolo, kasama rin sa naging biktima po ng zona ng mga Japanese ay si Pedro E. Diaz, ang alkalde ng Muntinlupa. Kasi natunungan din po ng mga Japanese na tumutulong po si Mayor Diaz sa mga guerrilla. Sa kasamang pala, hindi lang hindi po nakita na yung kanyang bangkay ever since. At bilang paparagan sa kanya, ipinangalan po sa kanya yung isa sa mga public schools po dito sa Muntinlupa, ang Pedro E. Diaz High School sa Alabang. And then after po ng wartime, so nag-rebuild po unti-unti ang Muntinlupa. So under post-war recovery po, makikita po natin na yung Alabang Stock Farm po ay pansamantalang ginamit ng Military Police Command or yung Philippine Corps Ability bilang training school. So ito po yung photo nila na nahanap po sa US National Archives. And then pauti-unti din po nagdagdag ng mga institusyon sa Muntinlupa. For example po, makikita po natin sa baba ng picture po ng mga sundalo. Ito po yung picture ng unang school board ng Muntinlupa High School, which is also may alma mater po namin ni Mayor Poting, no? Yung ngayon ay Muntinlupa National High School. So ito po ang matangkad na lalaki na nakatayo po sa gitna po ng lima ay yung tatay po ni Mayor Buni, which is si Director Alfredo. At that time siya po ay superintendent ng Bilibid at siya rin po ang chairman ng school board. Kaya po, yun din po ang rason bakit yung mga teachers po ng Itaas Elementary School at ng Muntinlupa National High School ay nakatira po sa Bilibid, given na yung Alabang Eskwelahan ito is originally intended po talaga sa anak ng mga empleyado, pero kalaunan ay binuksan po para sa lahat ng Muntinlupeño. Kasi noon po, pag mga high school ka, kung hindi ka po sa private school, ng kalapit na Lakeshore Institution sa Tunasa, sa Binyan, or kung hindi man po doon ay dito sa Sacred Heart Institute na itinayo noong late 1940s, ay pupunta ka po either ng Maynila o ng Pasig sa Rizal High para pumakaral na high school. So ganun po kalayo. At nakita po natin na noong dekada 50, batay po sa mapa na nanggaling po sa National Library, nakita po natin na talagang agricultural lang po ang karamihan ng mga lugar sa Muntinlupa. So ang tanong, kailan po naging industrialisadong bayan ang Muntinlupa? Kailan yung naging road to progress niya? So papasok mo dito yung pagkakatayo ng South Luzon Expressway noong dekada 60 na siya nabigitan po sa Muntinlupa upang magkaroon ng mga iba't ibang pabrika. Kasama na nga doon yung Pepsi plant na pinatrabahuhan ng tatay ni Sir Shaw. Kasama na rin doon yung mga ilang pabrika gaya ng Amspec, gaya ng Solid Bills na dati pong employer ng tatay ko. Ano po? Kasama na rin po dyan yung Firestone, okay po, sa ilan sa mga naita yung mga pabrika sa Muntinlupa. And then, mula po sa bilang pang-ebidensya ng lumalakong industriya sa Muntinlupa na mga pabrika, so itinayo din po yung Sukat Thermal Power Plant. So ito po yung nakikita ko po nung bata po ako, so may kita po niya. Ito po yung kung tawagin po ng mga lokal na Muntinlupeño, like doon mga pakatala sukat na stick-o. Kasi pag sa malayo, kumuha po siyang stick-o. Tapos oo po, nga, curious ako dyan eh. Ano ba yan? Power plant po. Hindi rin po siya ginagamit ngayon. Hindi ko lang po siya po tapos sa pinababaklas. Kasi binabaklas po siya sa time po na nangyari yung COVID-19. Ang laki-laki niyan eh. Nung pinupuntahan ko pa yung ex ko, no? Dumadaan ako dyan eh. Opo, kasi ano yung shortcut yan eh. Yung Laguna, di ba? Shortcut yan eh. Opo.
Tapos nakatabi po ni Solid Nils na pinagpapabawahan po ng tatay ko. Ngayon po, bukod po sa pagpasok po ng mga pabrika, makikita rin po natin na sumulpot po unti-unti ang mga subdivision sa Muntinlupa. Ng mga bandang dekada, si Senta, so papasok po dyan syempre yung posh subdivisions gaya ng Ayala Alabang Village na kalaunan na yung magiging barangay din. Pumasok na rin po dyan yung Alabang Hills Village, Pacific Village, at yung mga ibang lesser noong villages po gaya ng Villa Carolina 1-2, Soldiers Hills Village, Barangay Putatag. So sa mga atuloy po, lalo po yung upland part ng Muntinlupa, yung western part po dyan na mabundok. So doon po karamihan na itayo yung mga subdivisions. At kasabay po nung syempre yung migrasyon po ng mga tao sa iba't ibang parte ng Pilipinas, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas punta po sa Muntinlupa. At yun po yung mga yun po yung senaryo ng Muntinlupa na so nag-evolve siya from being an agricultural town to industrial and commercial town. Na yun po yung matatagpuan na senaryo ni Mayor Cotting na siya pa ay naupo noong 1986. At totoo naman po yan na during his administration, so nagkaroon talaga ng malawakang pagbabago sa Muntinlupa. So unti-unti umangat po yung income ng Muntinlupa as a town. That's why it became, na-achieve po niya yung city status noong 1995, noong panahon po ni Mayor Bunyi. By the way, pinanganak po ako noong panahon po na mayor si Mayor Cotting. At syempre, meron din po role ang Muntinlupa ng mga magugulong panahon ni Pangulong Cory Aquino. Kasama si Mayor Cotting sa tumulong sa pag-block no ng mga pwersa na maaring na maaring pumasok at bukod doon sila rin pinagpasok dun sa pwersa mula sa Southern Luzon Command. Na siyang tumulong po kina General Villason na supuin po yung 1989 po. So makikita po natin yung picture po nito, ni Mayor Cotting po sa baba, sa lower right po. And then, apart po sa mga pabrika, apart po sa mga subdivisions, pumasok pa rin po yung mga elite schools. For example, dyan na po pumasok ang De La Salle Sugel na itinayo noong 1978. And 6 years before that po, ay pumasok po, tayo po sa Muntinlupa, yung dati po employer, which is ang San Beda Alabang. At sumunod na rin po kalaunan ang Parex Schools, yung Southridge na for boys at yung Woodrow's for girls po. So ilan sila sa mga elite schools po. So all in all, ano na po yung estado ng Muntinlupa sa contemporaryong panahon? Nakikita natin na Muntinlupa ay kilala bilang business city na maraming mga negosyo. Kaliwat ka natin po mga business centers dito. So naging urbanized na po talaga siya mula sa kanyang previous agricultural state. And nagkakaroon din po ng advancements din sa institution as the city also envisions sa maging sentro din ng engineering research and development sa pagtatayo ng Koleyo de Muntinlupa na city government at yung pagkakatayo ng FEU Alabang po na isa rin sa madati ko din pong employers noong 2018. Ay, Sir Shaw, nalimutan ko po pala. Dagdag po dun sa wartime era po ng Muntinlupa. After the war po, kagaya po na magit po din yun. So sa amin din po, sa Bilibid din nala yung mga Japanese prisoners of war. Actually, meron pong 17 mga Hapon na nabitay sa Bilibid. All of them are war criminals. Oh, yes. At nakaliling po sila sa tinatawag po namin Japanese cemetery. So hanggang ngayon, ito pa rin po. At ayon po, kay Dr. Ricardo Jose, isa po yun sa mga unang monumento na ipinatayo ng mga Hapon para sa kanilang mga World War II dead sa Pilipinas. So, and then, totoo po yun na trinato ni Mayor Bunyi, ni Director Bunyi, lang maayos ang mga bilanggo sa Bilibid. Di na superintendent siya po kasi in charge ng everyday activities po ng mga bilanggo. So, binigyan po nila ni Director Bisa ng pagkakataon na magkaroon ng unique treatment para sa mga yung mga Japanese prisoners of war. Despite sa kaso po ni Director Bunyi na napatayan po ng tatay because of the Japanese. So well commemorated at well maganda po ang feedback ng mga Japanese kay both kay Director Misa po at kay Director Bunyi. Ako rin mga kakapatayan nga po ni Director Misa yung pagiging director. Namatay po siya noong 1949. At noong namatay po siya,
isa po sa mga last wishes niya ay mailibing sa isang mabulbong area ng Bilibid na meron ang wow. Yun po, yung tinatawag po namin na grotto or formally called po as Memorial Hill. Ito po yung nasa likyo, nasa yung sumbak po po. So, dyan po, nakalibing si Director Misa until 2015 dahil sa kasamang palad po, hindi po na-maintain po kasi yan. Na-vandalize po siya ng todo-todo. So, nag-decide po ang pamilya Misa na ilipat po sa Davao ang bangkay ni Director. Pero nandun pa din po yung pag-alala sa kanya, lalo't yung malaki po niyang effigy na yung malaking ulo po niya ay sculpted na ulo po niya ay nandun pa din po sa NDP main gate. Ay, so, hindi pwedeng iuwi sa Davao yun. Opo. Hindi po talaga. I think ito na rin po sa Bilibid ko pinanganak si, ano ba, si Mayor Poting. Oo. Dito na po siya pinanganak, dito po siya lumaki. Actually, pareho po kami ng pinasok ang mga sakalahan na itaas ng basic education. So, graduate din po ako ng Itas Elementary, graduate din po ako ng Mountain Lupa National High School. Ang gap lang po namin is almost 50 to 60 years po. Yun po siguro yung difference po namin ni Mayor. So, kaya yung environment po na kinalakihan po namin ay almost similar po. Kung hindi man po eksaktong pareho-pareho. Wow. Thank you. Maraming salamat, Mike. Ano? Well, alas 9 na, ano? Pero sige, konting-konti lang, ano? Mayor Toting, meron ka bang... Kasi yung kwento ni Mayor Toting as mayor, yung pinabilin ng suka, naging mayor na, ano? Kaya comment daw kay Mayor Toting at that time. Kasi naging OIC nga, hindi naman siya niya gustong maging mayor talaga. Pero siya ang in-appoint na OIC. Yung kwento na yan, yung details niya, nandun sa ating interview sa kanya. Pero so far, sir, brief comments about the discussion itong ating young historians ngayon. Napakaganda ng inirelate ni Mike at ni Edsel. No? Talagang marami akong ngayon lang na nalangan tungkol sa Muntinlupa. At saka yung kanilang mga kinuwento, mga base talaga sa mga old documents na ni-research nila. Right. So, alam mo, nung ko pa ni-research kung anong taon in-establish yung Itaas Elementary School, no? So, ngayon ko lang nalaman kay Edsel na yung Itaas Elementary School tinatag pala noong 1941. Wow. At yung mga unang graduates noon, diretso na. Diretso naman sa Muntinlupa High School. Ang galing. Tapos, Mayor, si Jomar Helubelio Encila, sinabi naman niya, no, isa rin sa mga kaibigan ni na Edsel at Mike ito, no, na Tagig naman siya. Dagdag ko lang po, ang Muntinlupa ay naging sityo na ng Tagig noong 1742 pa lamang. So based on old documents. Mahilig din magkalkal. Ano? Sige. Precious, baka gusto mong mag-brief comment tungkol sa naging presentasyon ng ating mga young historians. Para tayong nag-conference ngayon. Dalawang oras lang na conference. Siksik, liglig, umaapaw. Di ba? Precious. Huh? Una po sa lahat, thank you po for inviting us sa Museo ng Muntinlupa. On behalf of the museum po, thank you po. At hindi po alam ng iba, in-invite namin si Sir Shao recently sa kauna-unahang Museo Lecture and Workshop Series ng museum. So, naging speaker na rin po namin si Sir Edsel, pati si Sir Michael, lahat po sila naging speaker na po namin. Mayor, sana po kayo na po yung sunod namin makuha na speaker. Kung pa wala rin po. Sa comment naman po, nako Sir Shao, wala talaga akong masasabi sa dalawang masters na yan. Sabi nyo nga, recommended ko ba yan? Ba, recommended po talaga namin yan. Sobrang close nila sa amin sa museum. Hindi sila madamot sa information nila, sa mga nalalaman nila. Willing silang mag-share. Kaya nga dalawang beses na yata o tatlong beses na namin silang na-invite sa mga webinars sa museum. Kahit yung una, free of charge pa. Ganun sila ka-generous talaga. And I agree na kahit isa o dalawa sa kanila, kailangan namin sila sa museum. Kasi ngayon, wala po kaming resident researcher and historian sa museum. So, nagre-rely kami sa mga information na na-research noong mga naunang researchers for the
permanent galleries ng museum and yung mga sinishare sa amin na mga ini-invite po natin sa mga webinars. Yeah, I agree sa sinabi nyo na dapat nasa museum si Sir Mike. Well, dapat nga. Sana nga nasa museum siya dahil makakatulong yun ang malaki sa amin. Madali yan, Precious, na ang gagawin mo. Kung kasi hindi naman bibitawan ni Mike yung kanyang teaching position. Ano, mag-request ka sa next mayor ng ano, ng ano tawag dito, ng yung tinatawag natin consultant. No? Consultant. No? Yan, pinakamaganda yan. Consultant. So yun, pati si Edsel, isama natin dyan, di ba? Oh, anyway, yan, talaga, napakaganda ng ating discussion. Roma, kumusta ka na? Mula sa Rome. Yun, sir, grabe. Ang daming information na ano, kulang ang gabing ito para sa mga information na pwede pang mailahad ng ating mga historians, no? At grabe yung effort dun sa pagbubungkal ng mga old na mga documents para lang maipakita sa atin at maipahayag sa atin yung kasaysayan ng Muntinlupa. And very, ano to, napaka malaking tulong nito dun sa mga teachers ng elementary dahil nga sila ang nagtuturo ng local history ng Muntinlupa. Okay? And then, yan. Kasi sa amin din na mga... Although, ano, nagturo na rin po kasi ako sa elementary, so nagsusulat din tayo ng libro, ng textbook, kasama si Sir Joel Malabanan. So, malaking tulong itong mga local history na nilalathala na ating mga historians para sa aming mga teachers and authors. Hoy, bakla ka, ibigyan mo ako ng ano na yan, ha? Ng kopya ng aklat na yan pag natapos yan, ha? Textbook, sir, textbook. Oo, oh, textbook, pirman mo. Baklang ito. Bigyan mo ako niyan, ha? Oh, salamat Roma Miranda. Ngayon, tulungan mo kami basahin itong question, no? Mula dito, yes, sa Zoom natin, mula kay, yes, Joseph Ermitaño. Suking-suki natin mula sa Icon School. Memorize ko na, Joseph, ha. Icon School mula sa Isabela, ha? Sige. Okay. Yung number ito, one and two lang siguro muna. Yan, may question tayo from the comment section. Sir Edsel or Sir Mike, totoo po ba or hindi na ang Muntinlupa ang setting place or lugar sa nobelang ni Dr. Jose Rizal sa nobelang No Limit Tanghere na San Diego? Ano po ang opinion niyo dito? Anyone? And his ayun. Mamaya. Oh, first question. Narinig niyo na 'yon? Narinig niyo na 'yon na San Diego daw ay Muntinlupa? Actually, 30% na narinig ko. Siguro kaya po nasasabi na baka sa Muntinlupa ay dahil sa isang kabanata po ng No Limit Tanghere, eh, meron po kasi doon nabanggit tungkol, binanggit po yung tunasan. Lalo po yung tinatawag na Cruz ng Tunasan, kung saan inutusan ni Kapitan Tiago si Tia Isabel na pumunta doon at manalangin para gumaling si Maria Clara. This was, ito po yung eksena after the, ano, after po na muntik po mapatay ni Pati Ibarra si Padre Damaso at na-excommunicate na po siya. And di ba, after nga po noon, nakasakit po si Maria Clara, henceforth, yung pag-uutos po ni Kapitan Tiago kay Tia Isabel na pumunta po ng Tunasan, sa krus ng Tunasan at mag-devotion po doon. Pero yung Tunasan na tinutukoy dito ni Rizal ay hindi yung Tunasan na barangay Tunasan ng Muntinlupa, but rather, yung Tunasan is San Pedro Tunasan, which is down, the city of San Pedro Laguna. Yun po yung tinutukoy doon. And obviously, pinapahalatan nito na alam ni Rizal yung kanyang locality. Na aware si Rizal, dahil especially na tumira si Rizal sa Binyan, nakatabing bayan ng San Pedro. And baka po siguro ay nadadaanan ni Rizal itong San Pedro kapag umuwi siya mula sa Ateneo or mula sa UST. And then on San Diego as an actual town. So, totoo yun. Ngayon po narinig. Actually, I got a bit surprised. Parang hindi ko rin po makita yung Rizal yung connection kasi wala naman po talagang ini-indicate na talagang nabadbad po si Rizal sa Muntinlupa. Maaaring napadaan, pero hindi siya tumungtong yung paa talaga niya sa Muntinlupa. So, though, ang mga narinig ko naman na po. Mike, no? Nasa aplayan ng lawa ang bayan ng San Diego. Nakapagitna sa malawak na taniman ng tubo, palay, mais at mga bungang kahoy. Opo. Si Orlando Tino, naalala ko. So, in a way, oo nga, no, nasa playa ng lawa.
lawa ng Laguna, Laguna de Bay. Opo. Diba? So, may maraming bayan ng ano, maraming bayan sa maraming bayan na nakapaligid sa Laguna de Bay. Right. And even yung Calamba ay nakapaligid doon, no, no. So, baka doon siguro si baka si Rizal ay kumuha ng ilang elemento ng San Diego mula sa Calamba. At yun nga po, batay po dun sa paper ni Sir Danny Lumabas nung 2018 PHA Histo- Oy, Danny! Danny! Sir Danny, hello po. Dahil nanonood po siya ngayon. Magandang gabi, sir. Laging nanonood yan, no? Opo. Ito po ay yung pong pista, yung eksena po ng pista ng San Diego ay kinuha po daw mula sa Valenzuela. Dahil yung pong mga binanggit mo po ni Rizal sa Dolly na sequencing ng prosesyon ay batay po dun sa pre-war na sequencing ng prosesyon ng bayan ng Valenzuela. At malaking basis din po niya doon is that ang patron ng Valenzuela ay si San Diego. Kapiesta lang po nila ako ni last time. At I think malapit na po sila mag-celebrate na kanilang quadricentennial. Pinag-aandaan po ata nila Sir Jonathan Balsamo mismo sa mga nakita kong post. That's it, sir. Masingit ko lang po, no, binabati ko din po yung mga kaibigan, mga kasamahan po at mga sudyante, both past and present po, na nanonood po ngayong gabi. Maraming salamat po. Oy, salamat din, ano? Joseph, yan, nakinabinig mo yung sagot. Sa number 2, feeling ko, mas makakasagot itong si Mayor Toting, eh. Ano yung ating, ano? By the way, Joseph, yung mga ganyan na ito ba si Kapitan Tiago ba, ay si Sunico o si Albino Mauricio, mga opinion nito eh. Hindi kasi ito pinangalanan ni Rizal. Nag-assume lang tayo kasi may mga similar incidents. So, it will remain a speculation rather than fact. No? Hindi, so, hindi natin maaaring itanong kung totoo ba ito. Diba? Oo. Roma? Opo. After all, Noli Metangere is ano naman siya. Literature lang siya. Hindi naman talaga siya historical ano book. So, anyway. By the way, there's no San Diego town in the Philippines, ha? Wala. Naghanap na ako. Namuti ang mata ko sa kakahanap. Walang San Diego town. San Diego, California. California, eh. Diba? Pero walang San Diego. That's why I think Rizal was so clever to make San Diego a town in the Philippines. Because it is nowhere, it is everywhere. Yan ang paliwanag ko lagi dyan. Oo. Sige, ito si Mayor Toting makakasagot. Number 2. Ayan. For Mayor, magandang gabi po. Ang tanong po ay, ang Festival Super Mall po ba ang unang mall sa Muntinlupa City? Siya nga ba? Yan ang unang tinawag na mall. No? Pero merong una dyan, merong commercial center ang Alamang. Uh-huh. Sa Madrigal. No? Itong Festival Mall ay it's acknowledged to be one of the biggest malls in the Philippines. Ay, malaki talaga, nakakapagod siya. Yes, talaga. At nag-expand pa, lumaki pa lalo, parang merong annex na itong Festival Mall. Eh, no? Natutuwa naman tayo na itong development ng festival, nagsimula ito nung term ko as mayor, no? Dahil nagkaroon ng bidding, pinabid ng national government itong Alabang Stock Farm at saka itong yung SBF, no? At nanalo sa bid ay yung Festival PhilInvest Development Corporation. Kukorekin ko lang, parang may nabanggit si Michael na ibinenta itong or si Edsel binenta sa PhilInvest. Hindi, it's a joint venture between the national government and PhilInvest. Ang terms nito ay okay, lahat ng development costs sagot ng PhilInvest. Pero doon sa profits, hati sila. 60-40. Hindi ko alam kung kanino ang 60, kanino ang 40. But it was developed at no cost to the government based on a joint venture agreement. Hanggang ngayon, ganyan yan? Hanggang ngayon, Sir Toti? Yes. Hanggang ngayon. So ngayon, parang hindi siya BOT. Kasi kung BOT siya, itatransfer na siya, eh, di ba? Hindi. Patuloy na nagbabayad. Wow.
patuloy na nagbabayad ng share of galing. The IPAM ang PhilInvest. Ang galing nyo talaga. Kasi si Sir Toting banker talaga yan. Kaya yeah, nagamit niya yung kanyang banking skills. Panahon nito ni President Ramos. So siya yung nag-initiate nitong joint venture. Oh, wow. Pero it was subjected to public bidding. Kataon, ang best bid was the bid of PhilInvest Development Corporation. Kaya binabati po natin. Kaya natin to. Ha? The most famous resident of Muntinlupa. Ha? Fidel B. Ramos. Ha? Kung si Kudasan ka man, sir. Hindi ka na namin nakikita. Miss ka na namin. Ha? Kaya natin to. Philippines 2000. Mabuhay! Philippines 2000. Anyway. So, yun. Salamat po. No? Teka, meron pa ba tayo? Oo, thank you, Mayor. Thank you. May comments pa ba tayo? Anyway, yun nga, binabati ko lang, no, si Eupemio Agbayani III, no, ay nandito rin at kasama natin. Hindi ko makita yung komento mo, so hindi ko mabasa, pasensya ka na. Gayun din, kasama din natin si, naku, nasan na yun, nawala na yung aking kanina, si Noel Gaton ng Museo ni Ramon Magsaysay sa Castillejo, Zambales, nanonood din sa atin. At syempre yung nanay ko, Vilma Briones Chua, Edna Briones Apundar, De Guzman, at si Kuya Danny De Guzman, lahat ng Briones family sa Tarlac City, thank you so much for watching, lahat ng kapamilya ko, hindi ko na kayo mababati, lahat po nang nag-mess. Alam niyo po kung gaano karami po ang comments no, ng mga nagpapa-shoutout and all of that. No? Talagang pasensya na ako kayo, hindi namin mababasa lahat. Pero maraming salamat po, libo-libo po. No, ito ibabasahin ko no. Ito. 407 libo-libo no. Sobra no. 407 comments no and 125 shares, 480 reactions. So, sir, mga sirs, napakarami pong nakinabang nitong ating forum ngayon, ano. So siguro bago tayo magtapos, gusto ko dahil pauwi na natin si dahil nandiyan siya sa office ngayon ng Bibal. Lahat ng taga-Bibal at lahat ng taga-Bibal, Happy Christmas. Maraming pong salamat sa pagkakataong binibigay niyo sa Abang Lingkod, ano? Sige. So siguro unahin natin si ayan, limang tao ito ha. Ngayon ang pinakamarami talaga tayo, ano? Pinakamarami. Sensya ka na talaga, Tupi, ha? Nagsaya tayo ngayon. Nag-party. Ito na Christmas party natin dito sa Kasaysayan kay Saya. O sige, unahin natin ang ating co-host na si Miss Roma Miranda. It's a pleasure. Thank you for agreeing to do this. At saka baka may gusto matiin. Ayan. Thank you so much, Sir Cha. Ciao para sa opportunity tour sa mga museum pero sa ngayon balik turo tayo. So pinapasalamatan ko yung mga historians natin na kasama for sharing their knowledge to everybody, to the teachers. And binabati ko yung mga taga DIHS, mga teachers ng Las Marinas Integrated High School, yung nanay at tatay ko, kung nanonood sila, binabati ko yung jowa ko. Hi, baby. Char. Sana lahat may jowa. Sana all! meron ka na, Sir Char. Tapos, binabati ko si Sir Joel, na professor ko sa PNU, and si Sir Wensley Reyes na gamit na gamit yung kanyang mga contributions sa ating historians. Grabe. Oy, by ayun. The way. And thank you so much sa lahat. Roma, i-promote natin yung abakada ng Kasaysayang Pampo ni Sir Wensley Reyes. Hanapin niyo Wensley Reyes, abakada ng Kasaysayang Pampo. Kasi gusto natin i-inspire. Yes. Kaya natin pinakita yung Muntinlupa history. Inspire. Kayo naman ang mag-research. Para hindi tayo nagsasana all lang. Nagsasana all lang. Opo. Sige. May libro po si Sir Wensley na Kasaysayang Pampo ko. Kung saan tinuturuan niya tayo kung paano maghanap ng mga resources para mabuo natin yung mga local history natin. No? Ayan. And yun lang. Salamat po sa mga nanonood until now. Kahit nakalipas ng 2 oras. Ayan. Mm-hmm.
Sir Shao. Thank you very much. Thank you, 101 active watchers. Marami yan sa isang webinar. No? Marami, sa, marami pang manonood. I'm sure, no? Isishare nyo naman yan, Precious Eric, di ba? Oh, thank you again, Roma. You brightened up the day kahit ikaw ay naka-black. No? Siyempre. O sige, OIC ng Museo ng Valenzuela sana yung sasabihin ko. Jonathan Balsamon, naaalala na naman kita. Museo ng Muntinlupa, OIC si Ma'am Precious Eric Inyosa. Sir Shao, baka may magalit pag nakanarinig ng OIC. Pero maraming salamat po sa pag-imbita. Kahit medyo late na ako nakapasok sa Zoom room. Thank you, Sir Shao. Thank you, Sir Mike, Sir Edsel, Ms. Roma, and Mayor Toting, of course. Maraming salamat po sa opportunity na makasama kayo ngayong gabi. It's really a makasaysayang gabi. Salamat po sa viewers. Totoo po yung sabi ni Sir Shao na marami na yung 100. Marami po tayo. Just imagine kung actual na conference po ito, no? Ang dami ng 100 na yon. And binabati ko rin po yung mga kasama ko sa Museo ng Muntinlupa. Sana okay lang kayo lahat dyan. Lahat tayo stress, pero kaya natin ito. Oh, Michelle, ah. Oh. Yes. Yeah. And gaya po ni Ms. Roma, binabati ko rin po ang aking jowa. Hi, babe. Maraming salamat po. Makiki-hi, babe ngayon. Hi, babe! Hi, babe! Oh, salamat to, Precious, salamat to. So si Michael, Angelo, baka may high babe kami. At tanong ko na lang. Tanong ko. Habang sinasagot niyo 'yan, bakit mahal niyo ang Muntinlupa? I think that's a good way to end this. Apo. Una sa lahat, binabati ko po tandang pabati po, una sa lahat, sa girlfriend ko po, si Miss Joan Polisepimo ng FEU Cavite. Nanonood din po siya, and I think her family, maraming salamat sa suporta. Hi, baby. Okay, magandang gabi siya sa Cavite. See you on Saturday. Pangalawa, binabati ko rin po na yung mga teachers po ng Aralipan ni po na sa DepEd Muntinlupa, supervised by one of our family friends, Miss Mariel Eugene Luna. Nanonood din po siya. Tita Mariel, maraming salamat sa suporta ng buong DepEd Muntinlupa po para po sa webinar. Naramdam po namin. And also, pinapasalamatan ko din po yung mga estudyante po ng pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa College of Teacher Education. Sa mga social science majors, nakawa po ng aking dating high school teacher and also our family friend po, si Ma'am Audie Benitez. Maraming salamat po. At sa mga estudyante ko din po sa Saints Co. Manila, at mga kaklase po sa MA na nanonood, maraming salamat sa suporta at panonood po ninyo sa ngayong gabi. So bakit po mahal po Muntinlupa? Maybe number one po dahil dito po kapo pinanganak, sabi nga po namin sa Muntinlupa March, Muntinlupa ang bahay kong mahal, dito si nila ang aming angkan. Muntinlupa ay lalaki kong mahal, pagkat ito'y handog na may kapal. So ito po ay kinompost ng panahon po ni Mayor Puni, at talagang magulang preschool po ako, at talagang tumataginting po sa tenga po namin every vlog ceremony. Na nung una ko po siya narinig for the first time after I left po PL Moon, nung nag-talk po ko about Muntinlupa local history way back 2017, talaga kinilabutan po ako. So ganun po yung impact niya sa akin siguro. At one thing also na gusto ko rin po sa Muntinlupa, apart from it's my birthplace as well, siguro dahil andun din, nalabutan na lang po sa Muntinlupa kung ano man po naabot at the moment dahil scholar po ako ng city government mula po grade school. So tumawid din po ako from GRF scholar to pre-war scholarship. Na I think yung pre-war scholarship po at yung partner po niya na Gunma Machi Scholarship ay na-establish po nung panahon ni Mayor Toting because of their sister city agreements with the now Takasaki City, Japan. And eventually, nung college po, pumasa naman po ako sa Muntinlupa Scholarship Program ng pamahalaan ng SOD. At yun po, nakatulong po sa akin makagraduate po after 4 years of study. And nag-decide po akong magturo sa PL Moon at first as a form of tribute sa lahat ng kanilang itinulong po sa aking pag-aaral. And even wala na po ako sa city government, lagi po akong handa tumulong sa city on whatever capacity they need. For example, ito ka po speakership sa webinars po ng museo. So, ito po ay bahagi ng aking pagtala po ng pasasalamat at utang na loob po sa pamahalaang lungsod at sa lahat po ng mga Muntinlupenyo na nagbabayad po ng kanilang tax
At na siya pinagmumulan po nung lahat po ng aking scholarship endowment po na nakuha. Wow. So siguro yun po, sir. Galing. Salamat po sa mga Muntinlupeño. Mabuhay po kayo. Nagpaaral kayo at nagpudus ng isang Michael Angelo Tabuyan. Sir Edsel, bakit natin mahal ang Muntinlupa? Okay. Maraming salamat, Sir Chow, for this opportunity, no? Na makasama kayo. Shout out muna sa Bayanan Elementary School family ko, sa aking boss si Mr. Edsel Lacayo. Syempre kay Ma'am Mariel Luna, kay Sir MJ Fernandez, kay Ma'am Odipa, sa lahat ng AP teachers, no, ng Division of Muntinlupa. Syempre sa jowa ko. Yeah, Mariana. Kay Ma'am Rosaline at kay Jacob na nanonood din, no, nandun sa baba sila. Anyway, bakit mahal? Siyempre, unang-una, dito tayo kumukuha ng ikinabubuhay natin. Sabi nga ni Bonifacio, di ba? Marangal na pagkuha ng yung pagtatrabaho, no? Isang magandang dahilan nito para ituloy ang pagsisigasig na mas lalong payabungin ang kasaysayang lokal. Nearby history, sabi ni Sir Chow, no? Ito yung aking pagbabalik loob o pagbabalik tanaw. Sa kanilang mga sa binibigay na regalo ng Muntinlupa sa akin bilang isang mamamayan. Tutuloy natin ito. Lahat ng effort natin ay para sa Muntinlupeño, sa mga batang Muntinlupeño, para sa ating bansang Pilipinas, no? Okay. Maraming salamat, Sir Edsel. Thank you so much. Alam mo, nakalimutan natin banggitin, kaya natin pinili na Christmas special ito dahil 104th Foundation Day na bilang isang town ng Muntinlupa sa December 19. Tinatag ito December 19, 1917. Kanina pinakita yon ni Sir Edsel. Kaya happy anniversary po sa Muntinlupa, no? Mabuhay. At syempre, no? Hindi ko talaga expect na makikita natin siya ngayong gabi, na siya ay papasok at papayag at talagang kinararangal po natin na kasama natin bahagi ng kasaysayan. Again, by the way, thank you Mayor Fresnedi, no, sa mga efforts mo sa ngayon. Maraming salamat. Pero nagpupugay din tayo dahil kasama ho natin ngayon yung dating mayor ng Muntinlupa, naging malaking bahagi ng kasaysayan ng kanilang pamilya mula doon sa pagkakatatag na yan ng December 1917, na lolo niya sa tuhod, yung nagpetisyon para maging bayan ng Muntinlupa, tapos nga pinatay yung kanyang ama ng mga Hapones, pero yung kanyang ama ay talagang malaki rin. Ang sabi ng mga Hapones na talagang nag-aruga, inaruga ni Sir Alfredo Bunye, siya yung father of Muntinlupa, ang tawag nila, the father of Muntinlupa. Kasi yung mga Hapones, siya yung kinikilalang ama. No? At of course, the father of Muntinlupa, cityhood naman, ay ang kanyang anak na si Ignacio Toting Bunye. Sir Toting, bakit ba natin mahal ang Muntinlupa? Well, I will echo the sentiment of Michael, na ando na sa words ng yung aming Muntinlupahin, yung pagmamahal at yung aspiration ng mga Muntinlupeño sa kanilang sariling bayan. So this is the only town we have, the only city we have, kaya dapat nating mahalin at tangkilikin at tulungan ang Muntinlupa. Well, on a parting note, no? Salamat muli, Professor Shao, sa inyong pag-imbita. Dahil sa tunay lang, ikaw ay isa sa aking mga idol na public historians. Grabe. Thank you. Napakagaling na, ano, at yung mga presentations mo ay nakaka-reach out, nakaka-abot sa ating mga kababayan. At patuloy mong gawin ang iyong ginagawa tungkol sa pagpapalawak ng ating history, especially local history.
Alam mo, sa katunayan, ako ay nag-aral ng ano, ang major ko is history and government. Ha? Wow. Ang course ko noon is political science, major in history, minor in government. Ha? Kaya lang, nung time namin, ay panay European history. Mas kilala namin yung mga hari ng France, hari ng Spain, etc. At it's only now, very recently, na talaga nakakabasa ako ng tunay na history ng Pilipinas. At ngayon, yung history, yung tinatawag mong nearby history. Kaya patuloy mong gawin ang itong mga ganitong webinars para mapalawak natin ang pagmamahal sa ating sariling bayan. So congratulations sa inyong lahat na narito. Advance Merry Christmas. Yeah. Mayor Toting, salamat din po, no? Kasi nakakatuwa, may mga aklat siyang pinrodus, World War II. And tomorrow is December 8th, di ba? The anniversary of Pearl Harbor bombing, no? At yung bombing dito sa Pilipinas. Sumulat si Sir Toting ng aklat about the victory of our forces, no? Kung gusto, at saka yung Mira and other essays, nako, nakaka-touch po yan. Mira po yung wife niya. So, basahin niyo po yan at pwede niyo siya Toting and Mira Bunye Facebook. Message niyo siya kung gusto niyo umorder ng aklat. No? Parang may gusto kong regaluhan. Kaya, ng signed copy. Kaya, pre-message ko kayo mamaya, Sir Toting. Ano? Pero, marami pong salamat talaga. And siguro to close, as a final note, dahil gusto ko nang pauwiin si Tupe. Ano? At kawawa naman nasa office ng Bibal. Pero maraming salamat. I-clean ko na lang, ano, every time I look at the local histories, nearby histories, kasaysayang pampuok ng bawat bayan na pinupuntahan ko, parang in a way napapamahal ako doon sa bayan na yun. Yun po yung kapangyarihan ng kasaysayan eh. Yan ang kapangyarihan ng kasaysayan. Ngayon, kung walang magkukwento sa akin tungkol sa Muntinlupa, shopping mall lang yan, di ba? Enclave ng mga elite, di ba? Mayayaman. Pero nung nalaman ko yung kasaysayan, yan, pumupunta ko, paborito ko, Cagayan de Oro. Okay, pag pinupuntahan ko yung Cagayan de Oro, nalaman ko yung history niya, nagiging makahulugan yung lugar. Kumbaga, yung mga bawat monumento, hindi na lang siya konting bato, konting semento. Bawat kalsada, hindi na lang siya kalsada. Di ba? Nagkakaroon ng kahulugan yung lugar. Nagkakaroon ng ibang dimension. Nagiging mas makulay ang ating buhay. At tulad ng nababanggit lagi natin, bakit tayo nag-aaral ng kasaysayan? Natututo tayo sa nakaraan, sa mga ginawa ng mga leader, no? Upang magkaroon tayo ng makatwirang pasya sa kinabukasan. Pero yung pinakamaganda dyan, yung pagkakilala. Sapagkat tanda natin na parang kanina, di ba, sa puro sana all tayo sa kanilang mga hello baby, ano? Pero makikita mo dyan na kapag umiibig ka lang dahil kilala mo yung taong iniibig mo. And same thing with Muntinlupa. I am not a Muntinlupa resident. Diba? Pero lahat ng engagement ko with Sir Toting and all of that, hindi naman ako lagi dyan eh. Diba? Pero yung mga ibinigay na aklat sa akin, diba? Ni Mayor Fisnedi, salamat din Sir Toting for helping me with this. Yung museo ni Precious, lahat yan ang nagpapaibig sa akin sa Muntinlupa. Minamahal ko ngayon yung Muntinlupa kahit hindi ako taga roon. Bakit? Kasi kahit papano may kaunti akong pagkakilala sa akin. Just imagine, teachers. Just imagine what you can do kung magre-research kayo tungkol sa inyong local history. Ganito rin yung mararamdaman ng mga estudyante nyo. At ganyan din ang mararamdaman pag nabasa yan ng ibang tao na hindi man taga inyo, pero pinakita niyo yung saysay. Bakit mahalaga ang Muntinlupa kahit sa hindi taga Muntinlupa? Bakit mahalaga ang inyong lugar para sa amin? Ay pwede niyong ipakita. Diba? Kaya, tulad ng lagi Pasko ngayon, diba, tungkol ito sa pag-ibig, tandaan natin.
na ang pag-aaral at pagkukwento ng kasaysayan ay pag-ibig sa bayan. Mga kibigan po tayo, yan po ang mensahe ng ating mahal na Panginoong Hesukristo sa kanyang pagkasilang sa mundo. Hindi ho ba? Na binigay ng Diyos ang kanyang anak. Diba? Dahil mahal na mahal niya tayo. At isang paraan, diba? Sabi ni Andres Bonifacio, sumampalataya sa may kapal ng taimtim sa puso. Ano? Ay gunam-gunamin sa sarili tuwina na ang tunay na pagsampalataya sa kanya ay ang pag-ibig sa bayang tinubuan. Sapagkat ito ay pag-ibig sa kapwa. So, when you write history, when you research history, when you tell history, you're actually spreading love. Spread love this Christmas. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Muli po sa ngalan ng Bibal Group, tandaan po natin, ang kasaysayan ay laging kaysaya. Bye-bye! Merry Christmas! Ligaya Pasko po!